Kayaan mong ikay samahan ko. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Huwag liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. O Pilipino, magpapadaya ka ba kung kani-kanino? Papatulan mo pa din ba kahit amoy ang motibo na ikaw ay nililangin para makanakaw sila ng libo? Di tayo popo, kaya't huwag magpagamit. Nakatutok man sa ulit at tilin ka sa langit. Kilayay na sarurupupan ng mga palakit. Pagkat hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako ng bakit. Kaya di pa rin nasusolusyonan mga problemang kinakaharap ng pamayan. Sabi nila yung lahat lugar. Ngunit bakit yung iba walang naipundar? Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Gagaling magsalita. Maaari ka nilang makuha ng bigla-bigla. Mga mapangmanipula kundi mo maaapila. Ay maniniwala ka ngunit sa dulo wala sila nagawa. Kahit isa yung makalamang tutulong sa iyo na magbanat ng bato ay siya rin magdadagdag sa pinubuhat mong bato. Gagamitin ka lang pala sa pansariling gusto. Ikaw naman ang daling nagpahuto. Maging matapos sa pagharap ng hamon. Lakoyin ang dagat kahit mataas ang alon. Kasama mo ako at nakahandang tumulong. Pagkat mahal ko ang bayan at ang Diyos na Panginoon. United Dalino Warriors at Boss Mike Cervera. Sa kanila'y natutunang maayos. Kaya't kailanman di ako masisira. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Ayan, maganda-magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. Ngayon nagtataka kayo kung bakit babae at ako yung nandito. Kasi ako yung secretary niya for tonight. At ako muna ang host for tonight. Kasi ano siya eh, medyo late. May ginagawa siya ngayon, super busy kasing tao to si Mike. So ayun. Pero huwag kayong mahihiyang magtanong, kayong mahihiyang magsabi ko anong gusto niyong sabihin sa akin. I am ready to answer. Ayan. So, kamusta naman kayong lahat? Natawa naman ako dito. Kaya pala wala kang panahon sa barkadahan. May chick ka dyan, Boss Mike. Naka! For the chick universe. Hindi naman chick boy naman to si Mike. Kaibigan ko naman to ng matagal na.
So, hindi ko naman nakitang madami tong girls. Eme. Nandito lang ako kasi ngayon kasi may pinakita sa akin project. Ang ganda ng bagong project sa akin. Bagong project niya. Pinakita niya sa akin yung bagong project niya. Nagpapagawa siya, guys. Ayan, kung gusto niyo magpagawa ng bahay, lupa or what, kung ano-ano man kayang kaya ni Boss Mike, yan. Ang ganda, super modern, tas ang aliwalas nung... Ha? Oo. Ang aliwalas nung mga paligid dun sa bahay, nakita ko. Hindi pa siya ganun ka... Ka, ano? Hindi pa siya ganun ka... Ano ba yun? Kompleto. Pero makikita mo na eh, nasa site mo na yung katapusan nung pagkakagawa niya. Ayan, may nagtatanong. Bukas po, samahan niyo kami ni Boss Mike. Bukas 8 p.m. po sa channel ko. Titignan ko kasi medyo busy din ako. Talaga ngayon, binigyan ko lang ng time din si Boss Mike. Kasi, eto malakas sa akin to si Boss Mike. Kahit anong request neto or ipa-schedule neto, nire-reschedule ko yung iba kong schedule para sa kanya. Ganun siya kalakas. Chick boy pala to si Boss Mike, samantalang si Norman puro lalaki kasama. Nabading na daw. For the bading na ang person. So ako nga pala guys, kung hindi niyo ako kilala, syempre hindi niyo ako kilala, si Boss Mike lang kilala niya dito. Ako po si Sherry Mae Valenzuela. Ayan, I'm 21 years old, all the way from Rizal. Pero nakatira po ako ngayon sa QC. So, ang hilig ko po ay kumanta, sumayaw, mag-acting, ayan. Kaya yung ibang tao ang tawag sa akin, pabibo. Kasi ayan, mahilig akong magpabida-bida sa mga kaganapan. Pero yung sa tama lang, iba naman yung pa-OA-OA na, diba? Grabe naman ang chick boy naman pala ang tingin sa'yo dito, Mike. Pumunta ka na dito kung gusto mo. Ang tagal-tagal mo, napaka-busy mong tao. Boss Mike, pakilala. Ito may nagtatanong pa, si Jenorvin TV. Boss Mike, pakilala mo ako sa magandang dilag na yan. How to be you ba, Boss Mike? Effortless ang pagiging Boss Mike. Ayan. So, super bait lang. Matulungin. Maalagain. Kahit kaibigan ka lang niya, kahit di ka niya gusto or what. Basta tao ka. Nakikipagtungo ka sa kapwa ng maayos. Ayan. Papakitaan ka rin ng mabuti ni Boss Mike. Hoy, angat na angat ka dito, Boss Mike. Kailangan mo ko yung libre ng madami dito. Ayan, si Jenervin. Active na active naman talaga dito. Saka si Yezer. Baka may gusto kayong itanong or may gustong kumausap sa akin dito ng ano, I'm ready to be with you guys and I'm ready to answer those questions. Kahit deep and personal. Pero magtanong kayo ng tungkol kay Mike. Ayan, ibubunyag natin si Mike ngayon dahil wala siya. Pag may mga matanong kayong malalalim, ako sasagot para kay Boss Mike. Talaga naman. Bro Jenervin TV, ayan o. Free ka naman daw. Mag anything you want. Ayan. Sige, magtanong ka lang, Jenervin, kung anong gusto mo sa akin. Banat, Mike Cervera, and si Fitz. Laging bumabanat yan, pero in a good way naman. Diba? Totoo bang maraming... Ayan, nagtatanong na. Naku, ang dami na nagtatanong tungkol kay Boss Mike. Yare. Huwag kayong maingay ako yung sumasagot ng mga ganyang tanong. Ibuburgal natin ngayon si Boss Mike. Hindi pwedeng siya lang lagi yung nag-i-interview at siya yung laging ang daming sinasabi sa ibang tao. Diba? So, guys... Ito yung tanong ni Yes Sir. Totoo ba ang maraming babae si Boss Mike? Naka! Right. So, yung totoong sagot, ayan, hindi talaga maraming babae si Boss Mike. Pag yan nagagusto ng isa, isa lang din muna. Tapos kapag hindi na siya nagustuhan ng girl, ayan, syempre,
hahanap siya ng ibang girl para, you know, hindi naman nagpapakanda lonely at sad si Boss Mike sa isang bahay. Kasi masayahin si Boss Mike. Ayan. So, hinahanap lang niya lagi yung happiness. Ano, may, ito pa, ang daming tanong. Nako, ayan, gusto ko to. Hala, bakit babae ang host ni Boss Mike? Yan, biglang tanong ko sa sarili ko. Wala, para maiba naman din. Saka busy kasi si Boss Mike, Don Chiyuto. Chiyuto, ayan. Busy siya ngayon, ang dami niyang ginagawa. Sabi ko nga sa kanya, medyo pumapayat ka na. Ayoko ng ganyan. Gusto ko, medyo malusog ka, tas ang fresh. Di ba? Gusto niyo yun? Ito si Jenny din. Boss Mike, pakisabi po, marupok ako. Nakka. Oh, why not? Ay, mali! Pits. Hokage ba si... Ayan, Hokage ba si Mike Cervera? Hokage siya sa babaeng gustong-gusto niya. Ayan, Hokage... Ayan, ako, nagko-comment na din pala si Mike. Naku, nakikinig kahit ang layo. Hokage, ayan, sasagutin ko muna. Hokage siya pagka gustong-gusto niya yung girl. Pero kapag kunyari, yung girl yung nag-a-approach sa kanya tapos hindi niya gusto, naku, dead mind talaga niya yun ng gusto. Yun lang yun si Mike. Pag gustong-gusto niya, pwede niyang bigay lahat sa'yo. Ganun siya. Ito, ito si Yezer. Ilang percent na discount ni Boss Mike sa sumagawa? Wala, and ayaw ni Boss Mike sasogo. Alam ko, hindi yan basta-basta nagsasogo or what. Hindi. Kung ano yan, hotel yan, ganyan. Social yan si Boss Mike, akala mo dyan. Hindi yan nagsasogo basta-basta, girl. Ito, meron pa. Hala ba, ano, hulaan ko lang, Ma'am Shirley. Sherry, my name is Sherry. Pwede niyo akong tawaging May para hindi kayo malito or hindi mahabaan. May na lang, May. Hulaan ko lang, Ma'am Shirley, kung ano ang want itanong ni Bro Jennervin sa'yo if available ka pa. Anong klaseng available ba yan? Pakiklaro, madaming ibig sabihin ng available. Wag ganon. Ma'am, eto. Ma'am, gusto mo ba mag-aral ulit? May pa-scholar ako, baka gusto mo ma. Ay, gusto ko yan kasi nag-aaral ako ngayon. Baka naman, Jennervin. I'm ready. For free lang. Ganun ka ba kabait? Grabe, ang bait pala ni Jennervin. Palakpakan naman tayong lahat dyan. Para kay Jennervin TV. Nagpapascholar pala to. Ano bang gusto mo? Mike, dyan ka lang. Ang tagal mo, iniintay kita kanina pa. So, eto, si Byron. Si Kulaong, mayaman ba talaga? Sino si Kulaong? Explain niyo sa akin, sino si Kirain ba? Ano? Malapit ka na, Mike. Sige. Malapit na daw si Boss Mike. Sige po. Pakibilisan na lang. Para pwedeng mag-teleport o lumipad ka, di ba? Huwag ka daw tumawa, sabi ni Miley. Huwag ka daw tumawa, Boss Mike Cervera. Sorry ka, wala ka sa live. Paktay ka ngayon. Ikaw ang laman ng live. So guys, kung may gusto kayong itanong, itanong nyo na lahat. Ayan, ang dami. Marupok kasi Jennervin. Marupok din ako. Pero depende. Oo, malapit na mabuking si Boss Mike. Alam ko lahat yan. Nakikita ko kahit minsan hindi siya nagkikwento sa akin. Nalalaman ko na lang sa mga iba't ibang chika. Marilowis sana sa akin. Napapamura na lang siya sa akin. Eh, perks ng lagi na nalilate sa kayong busy. Ganyan. Di ba? Ikaw na yung laman at ikaw na yung pulutan sa kwento. Mike, baka naman. Sige, mag-park ka lang. Ang layo mo pa, alam ko. Hello, blessed Sunday, Pamela Rose. May bago na pala si Boss Mike na host. Kung gusto niyo po ako maging regular host, pakisabi na lang lagi kay Mike. Para may extra din ako dito. Hindi. Nandito ako kasi dinadalo ko lang din talaga si Mike. Ayan. Good friend to si Mike ever. Madami rin kaibigan si Mike na magsasabi ng ganun kasi legit talaga. Sino ba siya? Grabe naman sa sino ba siya. Parang, alam mo yung parang kinakahiya mo ko bilang tao.
Ako pala si Sherry Mae Valenzuela. Ayan, you can follow me on IG po or Facebook. Ayan. Mahilig po akong kumanta. Kung gusto niyo pong kantahan ko kayo sa mga events or what, baka naman. Ayan, si Maylene. If single ka, ma'am, haba kasi nahiya si Bro Genervine. Walaan, mukhang single ako. Ayoko nang nagbibigay agad ng sagot. Gusto ko pinaghihirapan yung ano. Charot! Certain mo, ma'am, magkasama ni Boss Mike Galante yan. Oo, sobra. Sa lahat naman, galante siya, di ba? Lagi naman yung galante sa mga, lalo na yung may kailangan ng tulong. Talaga hindi nagdadalawang isip yan si Mike. Shout out po sa lahat. Ayan, shout out daw po! Sabi ni Boss Mike. Asan ka daw, Boss Mike? Ang dami nagtatanong. Hala, naging babae si Boss Mike. Vlog, babae pa talagang itong... Oo, oh, gusto niyo ba? May babae sa kalalaking ano, di ba? Kakaiba yun, di ba? Ayaw niya. MIT sa Amerika? Pwede naman. Makatungtong lang na Amerika, di ba? Si Kulaong topic niya, madam, si Boss Mike. Malupit niya kay Kulaong. Oo, oh, nabanggit niya sa akin si Kulaong. Ano bang problema ni Mike sa Kulaong? Ano ba siya? Charot. Thailand, naging babae ka. Nagpagawa. Whole body po nagpagawa si Boss Mike. Kaya ako ngayon si Sherry. Di ba? Boss Mike dati, ngayon Sherry na. Anong course gusto mo, ma'am? I'm taking now as accounting. Sa accounting ako ngayon. Numbers. Siyempre, gusto natin laging may ano. May datong. Pero hindi. Mahilig lang ako sa numbers ever since nung elementary pa ako. Kaya, ayun, gusto ko lang din accounting. Saka yung mga relatives ko, mga accountant. Pinush lang din ako ng tatay ko mag-accountant. Diba? Mapabida-bida. Eto, ma'am, may nag-shock lang yan kasi isang magandang... Sino na-shock? Si Genervine. Paano yung shock, Genervine? Nasaan ka na daw, Boss Mike? Ang dami naghahanap sa'yo. Iba pa rin pag nandito si Boss Mike, no? Talagang malupit eh. Boss Mike, asan ka na ba? Lungkot na daw. Kaya parang di ka masaya sa akin. Dapi, oo. Parang ganun. Sakit. Charot. Konting kembot na lang. Oh, nandiyan na yan. Feeling ko mga 5 minutes. Nandiyan na yan. Tagal ni Boss Mike, bilisan mo para mabalaburan natin si Kulaong. Oo! Talagang gusto ko na rin marinig kung anong meron kay Kulaong eh. Kasi nabanggit na rin niya din sa akin eh. Parang na-curious talaga ako. Pwede bang bigyan niyo ako ng insights or what? Kung ano meron kay Kulaong para mamaya, di ba? Mabigyan ko rin kayo ng ano, kung anong pwedeng advice. Malapit na ako. Ayun. Sige na, bilisan mo Mike. Pwedeng tumakbo ka na lang. Iwan mo na yung kotse dyan. Kasi magiging classic mo si Kulaong. Di ko sure. Tagalan mo lang, Boss Mike. Huwag ka magmadali. Naku, gusto ko kausapin ni Maylene. May balak to. Naku. Byron Henares. Parati ko yung pinapanood si Boss Mike. Pag si Kulaong ang topic, for sure, kung ano-ano naman sinasabi nito. Ito si Mike, madami itong sinasabi sa ibang tao. Ngayon, siya ang sasabihan natin ng kung ano-ano. Okay, yung mahiya. Okay, matakot. Ako lang to. Ayan, Boss Mike. Tagal mo. Balahurain na natin si Kulaong. O kaya nga eh, gusto mong Kulaong na talaga si Dap yung. Kalmahan mo lang saglit. Kasi pag naghintay ka, maganda yung dadating. Mali mo, marami siyang baon ngayon, di ba? Gusto mo yun? Ano pa, may tatanong pa kayo. Mamaya na si Kulaong habang wala siya, ang pag-uusapan natin si Mike. Gusto mo yun, di ba? So kaya, alam mo ba si Mike? Mahilig yan sa sobrang high standard yan sa babae. Sobra. Yung isa kong friend, nako. Dili na may mag-talk sa ano, sa name, pero grabe yan. Grabe, high standard talaga yan. Sobra. Sobrang ganda, maputi, artistahin, ganyan yung mga bet ni Mike, di ba? Hindi yung basta-basta lang. Kahit naman sino gusto ng ganyan. Diba? Lalo na si Boss Mike. Na, oh, Boss Mike, tagal mo. Gulat ako, naging babae ka biglang, Boss Mike.
Pag-usapan naman natin si Boss Mike ngayon. Hanggat wala pa. 5 minutes na lang to. Dali, magtanong na kayo sa akin. Ayan, tawa-tawa ka dyan. Pak, hindi pwede. May mga tatanong pa silang mga personal about sa'yo. Pag sa babae, alam ko yung mga tanong niya about sa babae kasi bihira lang maglabas or mag-post or mag-sama si ba... Ay, we, hapon ba yung ano ni Colau? Hindi ko alam eh. May half Japanese ako, by the way, guys. Kaya siguro akala nyo, hapon ako talaga. Hapon naman talaga. Ang galing mo dun sa part na yun, ha? Nahalaan mo medyo, ano ko, hapon. Nice, nice. Magka na umakit ba sa'yo? Okay lang yan, Colau nga, matindi sa yababs eh. Ay, yababs. Ah, okay, babae ako nga. Mas matindi naman yun, feeling ko. Kasi ito si Boss Mike, faithful to sa isa pag isa lang yung gusto niya. Tapos goodbye na pag di na siya gusto. Ganun. Ayaw niya masaktan ng sobra. Ano ba ugali ni Boss Mike sa likod ng Mike sa pagkakaalam mo? Si Mike di naman to plastic na tao. Kaya kung ano yung nakikita nyo din dito, mostly ganun din siya sa personal. Oo. Pero mas mostly mas mabiro siya sa personal, mas okay. Kasi dito, syempre, kung ano yung topic, yun lang din yung sasabihin niya. Na-shock ako. Kala ko nag-transfer. ako to. Pinay from DC. Ano yan, co-host mo? Oo, pwede. Huwag ka na pumasok, Boss Mike. Ayan, ayaw na tuloy nila sa'yo kasi binubunyag na kita. Huwag ka na pumasok dito. Oo, tama. Ayan. Ganyan mismo, ganyan. So, syempre, gusto niya yung matatalino. Ayaw niya naman yan ng walang malaman ng utak, syempre. Okay na kami dito. Ayan, Dopi, ang mabait. Oo, mabait. Sobrang bait ni Mike. Sino ba? Si Mike o yung babae? Pwede both. Minsan sa sobrang bait ni Mike, siya na yung nasasaktan. Oh, ganun. Hindi ka na lang sa chatroom, bossing Mike. Sumama kami dito. Diyan ka na lang daw. Tagal mo, boss. Maraming nangangarap na babae kay Boss Mike. Si Colau nga, malupit na yabab si... Kapapatalo. Diba? Updated siya dito. Marami. Ayan. Marupok ba si Boss Mike? Marupok yan sa taong gusto niya. Isang chat lang. O sige, on the way. Isang hello lang. Naku, manginginig yan. Mag-chat pa yan sa akin. Ano, kumusta na? Ano ba kalagayan niya dyan? Marupok yan, syempre. Kahit naman sino sa atin, marupok tayo sa taong gusto at mahal natin, di ba? Palisin ko muna. May part. Oh, sige. Diyan ka na lang. Ano pa? Sige, magtanong pa kayo. Huwag kayong mahihiya. Ibubunyag na natin talaga siya. Bas, diyan ka na lang. Sige, dito lang ako for you, Barofsky. Kayo ba ni Boss Mike? Hindi. Nako. No, hindi pwede. Close friend ko yung kanyang niligawan at close friend niya din ang naligaw sa akin. Bawal mag-name drop. Patay tayo dito. Talagang naging ano kami, naging matatag kami as friend until now. Bakit? Wala eh. Iba yung vibe, iba yung bet namin, iba talaga. Alam mo, pag friend lang talaga, hindi pwedeng lumagpas doon. Ay! Uy, bawal mag-name drop. What if pag-name drop, may mawawala ba? Charot meron. Clue. Parehong may A. Oh, ganda lang. Hindi pwede na. Wala na. Parehong may A yung pangalan. Mawawala sila. Oo nga. Hindi pwede yun. Magkakagulo. Hindi ba kalad ka rin si Boss Mike? Naku, hindi. Siguro as a friend, kung nga alis-alis, pwede mo siyang maaya. Pero kung kalad ka rin sa girl, hindi. Mapili yan. Kala mo talaga. Mapili yan. Kala mo talaga. Napaka-pogi talaga. Ano mo yun? Napaka... Gandun siya, Bio. Hindi mo makakaladkad yan basta-basta.
Kaya ano, pag nakaladkad mo yun, ibig sabihin napaka-importante or napaka-ano talaga, kakaiba ka for him. Ala, name drop, hindi pwede, hindi pwede. Pati ako mapapatay. Friend, pasyal kayo sa Baguio para pagbaba niya. Hindi, hindi pwede, hindi pwede. Mag-Baguio as a friend? No. Feeling pogi lang ako. Feeling talaga. Ano? Ay, naku. Uy, pero ang daming babaeng nag-ano, ha, humabol-habol kay Mike, saka nagagusto. Kasi sobrang, alam mo yun, may sense of humor, mabait, mapagbigay, ganun siya. Diba? Palakpakan naman tayo dyan. Kaya kailangan may pasalubong ako, may uwi ako. Alam mo yun, Mike, baka naman. Ibat na yun, wala pa akong hindi galad-garing yun si Boss Mike. Wala pa, kasi syempre yung gusto niyang partner, yung seryoso din sa kanya, hindi siya sasaktan. Kasi ilang beses na nasaktan si Boss Mike, lahat ata ng love life niya, nakwento na niyan sa akin, mas pogi pala yung si Kulaog. Ewan ko, baka iba yung kamandag ni Kulaog. Iba ang nais niyang ipaano. Diyan ka lang, Boss Mike, magpa-comment-comment ka na lang dyan. Diba? Ako ba defensive? Ah, si Boss Mike? Oo. Defensive talaga lagi. Siguro later, after niya. Diba? Pa-ending tayo. Malapit naman na siya eh. Sige, order na ako. Pumasok ka na dito. Malapit na siya, guys. Ayan. Pag nandito na si Boss Mike, ayan. Ako naman yung topic niyo. Ayan na. Ayan. Ano Uy, na? Ang tagal mo, nandito na siya, guys. Hindi, walang sorry, sorry. Kailangan may, ano to, may gives. May gives! Ayun na. Bye! Bye, everyone! Sorry! Sorry po, ah. Sorry talaga. Sorry, sorry. Late na naman ang lolo nyo. Nagmamadali ako! Anak ng patig talaga na yan. Boss, huwag ka lang umakyat. Grabe naman kayo! Pinagpalit nyo agad ako? Pinagpalit nyo agad ako? O kinakakita kayo ng ano? Umorder kayo ng pagkain. Anak ng patig talaga. Ay, nako, eto na! Oo! Ano ba yung topic natin? Nawala tuloy ako sa topic. Ito yung topic namin! Hala, hindi yun. Yung topic ngayon. Ano ba yung topic natin ngayon? Teka nga, tingnan ko nga. Ayun, yun, ha? Ah, welcome back. Oh, thank you naman sa inyo, ha? Diba? Napagod ako kasi. Ang daming trabaho, mga boss, eh. Oo, sa totoo lang. Eto na nga, anong gusto nyong unahin natin? Nako! Oo. Ano ba to? Eto na nga, mga kababayan. Grabe! Oo. Andali, ah. Op, andali. Yan. Ang issue ngayon, mga kababayan. Oh, shout out muna sa ating lahat. Oo, nandiyan si Barokski, Mylin B. Oo. Byron Monares. Sino pa ba nandiyan? Boss Nilda Galvez, magandang gabi po. Yolanda Psycho, magandang gabi. NB Solo, magandang gabi po. Mm-mm. Dapyong! Mighty Baisa! Yun, dumating, pasabog. Ito na mga kababayan. Uy, bago nga ito, bago. Talika, wag na muna natin topic ito. Ah. Alam nyo ba yung chismis na nangyari dyan sa Luneta? Ah, Boss Helen Makatsyag. Pambira, ano, o yung ina-expect ng marami na etong si Sara Duterte na sinasabi nga sa balita kamakailan at binalita natin at tinapik natin kagabi, di ba? Na etong si Sara Duterte, nandoon dapat sa Davao. At yung iba pang mga kaalyado na kilala, kasama na nga si Gloria Pambihira. Di ba? Oo, pero kasama ni Pangulong Bongbong Marcos sa Luneta? Hindi ba kayo naguguluhan? Dahil marami tayong mga
kaibigan ngayon ng mga vloggers na naguguluhan sa nangyayari. Diba? Oo, meron bago na nahakdaw ang FB ni Norman Mangusin. Wala... Ay, nako, oo, eto na ngayon. Ha? Pinagmumura ni Digunyo. Sino? Sino? Sino, Boss Mighty Paisa? Ay! Eh, alam mo naman yon. Oh, eh, paano ngayon yan? Diba? Alam nyo naman si Digunyo, eh, bitter na bitter yan. Oh, pati si Sarah, hindi niya talaga maakay, eh. Diba? Huwag na yan, boss. Ikulaong na lang. Mahinam pa. Eto na nga. Oh, eh, yun lang, eh, side ano nang natin, ha? Side topic natin. Eh, pero tatalakayin natin yan sa mga susunod na araw kasi nga hindi ako prepared. Dahil ito ang aking naihanda sa inyong lahat, mga kababayan. Oo, galit na galit si Mangusin eh. Kanino? Ito na mga kababayan. Sa mga nakakakilala kay Yamatan, ito yung bago niyang FB account. Oh, Yam Aqua. Oo, pansinin nyo ha mga kababayan kasi nga parang galit na galit daw. Oo, oh, galit na galit. Ito yung sabi. Oo, oh, sa ano ha? Sa, ito kasi si Yama eh. Pinopost pa yung mukha ko, kasama siya eh. Sino ba naman ang hindi makakakilala kay Yamatan na dating masugid, tapat? Ha? Bilib nga ako dito eh, kung gaano katapat ito sa amo niya dati. Di ba? Lahat na lang na ipagawa ng amo niya, ginagawa niya eh. Oo, oh, di ba? Eto na mga kababayan. Oo. Sabi ni Yamatan, eto dito nag-umpisa to eh. Puntahan niyo yung kanyang FB account, Yam Aqua. Oh, mga kababayan, ha? Oh. Eto na. Hindi mo ba matanggap na yung pinaglaban ka ng malupitan na julalay mo? Julalay? So, julalay ka pala ni ano ni Norman Mangusin. Ah. Oh, kasama ang mortal mong kaaway. Mortal na kaaway? Parang hindi naman, di ba? Mortal na kaaway. Ganon talaga dahil pinaniwala mo kami sa kalukuhan mo. Ayan ha, mga kababayan ha. Eto na ngayon yung mga lumalabas at na, namumutawi sa mga labi, sa bibig ni Yamatan. Matindi ito. Oo, matindi. Biro mo, yung dati mong kasama, mga kababayan, ha? Yung dati mong kasama, yung dati mong tapat na tauhan, eh, bigla na lang nawala sa'yo. Di ba? Ganon talaga, dahil pinaniwala mo kami. Ito, malupit ito, mga boss. Ganon talaga, dahil pinaniwala mo kami sa kalukuhan mo. So, nagising sa katotohanan si Yama. Ibig sabihin, di ba? Mag-move on ka na. Oh, dasal ka lang. Tulungan mo sarili mo maka-move on, kuya. 'Di ba? Sino kaya pinatatamaan dito ni Yama? Oh, next. Ang dami nitong post mga kababayan, ha. Sobra talaga tapat si Yama, sabi ni Cecilia Estrella. Parang sinisilihan ang puwet ni Sara. Oh, nagsalita para sa DepEd tapos umalis na. Sabay sila ni Amy pauwi ng Davao, 'di ba? Ibig sabihin ba nagpakita si Davao doon? Pero balik tayo sa topic. Darating tayo dyan mamaya. Hmm. Ano pa? Eto pa. Yun oh! Nako! Ayan, mga post ni Yama. Nako, baka sa kakabash mo sa akin, maglipatan supporters mo. Okay na ako sa TNMAG. Oh, ayoko na madagdagan mga mamis at barako. Pambir. Sino kaya tinutukoy dito? No? Ha? Oo. Siyempre, nandyan na uli yung aking tita Meli Kalal. O, pengin pera. Eto na! Sino kaya tinutukoy ni Yama dito na mamis at barako? Di ba? Op! Kalmado lang kahit mitik balang na nag... Abira yung abalang. Sino ba yung tikbalang, mga kababayan, na tinutukoy dito? Ha? Ha? Oo. Yun, no? Oh, shout out. Nandiyan na si King Elite. Nandiyan na si Pits Rumingan. Oh, Cecilia Estrella. Oh, magandang gabi po. Joanna Miles. Boss Neil Dagalbes.
Op! Yan, oo. Nandyan na rin si Yama. Ayan, yun. Tambayan ng magaganda at gwapo. Yun. Kaya naman alam nyo, lagi ako nakatambay dito eh. Ha? Sa channel ni Yama, yan ha, yung channel ni Yama. Yan, dyan nyo puntahan sa karagdagang mga katanungan kung ano-ano pinagpo-post ni Yama. Ha? Andyan, ayan o, nasa baba. Magandang buhay sa iyo. Magandang buhay po, Boss Eds Villamor. Eto na, milyonaryo ka talaga ba? Ano ba yung gusto mo sabihin dito, Yama? Milyonaryo ka talaga ba? Tinatanong mo ba siya kung milyonaryo? Di ba trilyonaryo? Hindi siya milyonaryo. Trilyonaryo. Oo. Pero, buhay mo, nasa SOCMED. Ha? Yan ba negosyo mo? Humanap ng mayaman sa YouTube? Pambihira, mga banat ni Yama. Oo, pambihira. Diba? O yan, tanongin nyo si Yama sa channel niya. Lagi naman naka-live yan. Diba? Ako, swerte na, makapag-live tayo ng isang beses sa isang araw. Oo. Ayan ha, kita nyo ni mga banat. Ba't ganito mga banat mo? Ha? Totoo yan, Boss Mike. Grabe yan si Sek Yama. Grabe ang pagtatanggol kay Kalpola. Sabi dito ni Boss Yolanda Saiko. Oo. Sabi dito, totoo yan, Boss Mike. Grabe yan si Sek Yama. Grabe ang pagtatanggol kay Kulaong. Kaya inis na inis ako sa kanya after umalis ng 14 vloggers. Ituloy. Gagalit sila sa'yo. Boss Ligaya, Bilyarba, magandang gabi po. Ibig ba sabihin, Yama, may tanong lang ako. Hindi ba mayaman ba talaga? Kasi dapat masagot mo yan kung mayaman talaga si Kulaong eh. Di ba? Kasi magkakasama kayo eh. Alam mo yan. So, ibig bang sabihin dito sa iyong post na to na milyonaryo ka talaga ba? Pero buhay mo nasa social media? Yan ba negosyo mo? Sa bagay, wala naman na ipapakitang ano eh, no? Wala namang naipapakitang negosyo eh. Kundi social media lang. Oh, minsan aariin niya yung mga negosyo na hindi naman niya pag-aari. 'Di ba? Aariin niya yung mga lupa na hindi niya naman lupa. Alam ni Yama 'yan, 'di ba? Ah, yan na. Oh. YouTube lang negosyo niya, sabi ni Yama, malupit. Ika nga muna. Kayo ba'y nag-like, nag-share, nag-subscribe na, mga boss? Ah, nakita nyo lang yung magandang babae. Nakialam dito. Parang kinalimutan nyo na yung ano yung ating unang-unang batas dito. Baka makalimutan nyo lang. Pinapaalala ko lang para bago tayo tumuloy, mag-like, share, and subscribe. Mamaya daw kakanta. Oo, nandiyan na rin si Simply Talkies Vlog. Oo. Shout, wow, balik lalaki na. Oy, ano ba? Kaya tayo ano eh. Oo, bakla po ako. Umaamin ako, bakla po ako. Masyadong pinasisikat naman kasi ni Kulaong si Yama eh. Ayan tuloy. Oo, pati si Romy Diaz galit dyan. Kay Kulaong, napanood ko yung boss, yung interview mo. Oy, galit na galit kasi nga, mga kababayan, pinagtrabaho ng ilang buwan si Romy Diaz, Boss Kings. Ha? Ngayon, mga kababayan, hindi pinasweldo. Biruin niyo 'yon. Pinasaya yung mga tao, tuwantuwa yung mga tao, 'di ba? Nagpapalipad sila. Dulya-dulyares. Pero ang ending, nga. Oo. 'Di ba? Oh, sabi ni ano dito, masyadong pasikat naman kasi si Kulaong. Oo nga. Pati si Romy Diaz. Oh, good evening, sabi ni Eduardo Pulido. Magandang gabi po. Boss, dapat di umalis yung kasama mo. Parang ano, gusto niyo makita lang. Ay, kaibigan po natin yun. Oh, mamaya, tanong nyo ako kung ano gusto nyo itanong, sasagutin ko. Oo. Helen Makatsyag. Opo. Ray Ballesteros. Oh, good evening. Magandang gabi po. Sabi ni Eds Villamor, done, like, and share na. Thank you!
Huwag na nating pag-usapan si Kulaong. Oh, pinasisikat mo lang siya, boss. Total, sabi ni Yama, YouTube lang ang negosyo. Eh di, ha? Pabagsakin na lang. So, bats naman. Oo, oh, ayan na. Oh, 3 months yun. Oh, hindi pinasahod si Romy Diaz, sabi ni Byron Monares. Michael Francisco, magandang gabi po. Mm-hmm. Boss Toto Edel Balduesa. Oh, happy tulpo. Ano, rapi tulpo. Anak ng pating. Oo. Naonsi tayo ni Inday, Lustay. 11 araw, ubos. Kaya nga. Oo, dalian mo sa... dalian mo na, boss. Dito na nga ako! Ha? Eto na, mga kababayan. Sa mga hindi nakaabot, meron po kasing nakialam dito sa aking ano studio. Oo, siguro nainip lang. Nainip, kakaantay. Eto na, mga kababayan. Ha? Sabi dito, milyonaryo ka talaga? Hindi. Oh, sige, malamang hindi. Ha? Oh. Hindi talaga, mga kababayan. Kaya lang, alam nyo, mga kababayan. Eto kasi nakakalungkot dyan. Natauhan na lahat yung mga dating nating katunggali tulad ni Yamatan, di ba? Na nagkita na rin kami at nagkadao upang palad, mga kababayan. At marami pang iba. Pero, marami pa rin tayong mga kababayan na para bang ulul na ulul. Oo. Na para bang ano, para bang paniwalang paniwala pa rin na isa siyang tunay na mayamang-mayamang tao na tumutulong, mga kababayan. Ang hindi alam ng karamihan nating mga kababayan, eh, nagugoyo sila. Oo, nagugoyo sila. Tulad ni Rolando Tabang, di ba, na nagugoyo. Oh, mamimigay daw ng mga salamin na pang-humanitarian, pero mga kababayan, pinagkakakitaan. Ha? Paano? Bibili ng mumurahin sa Quiapo, sa Divisoria, kung sa mga kabili. Nung araw, tagbe 20 pesos lang yan. Minsan, 3.50. Ngayon, mga kababayan, ang gagawin niya, ito na, sasabihin ko, makinig kayo para matauhan na yung mga taong hindi pa nakakaalam, ha? Oh, alam nyo, mga kababayan, ang ginagawa niyan, eh, libre yung salamin pero may bayad yung check-up. Kung 20 pesos yung salamin, ang check-up nyo, 250. So, ibig sabihin, kumita pa ng 230. Sabi ni John na RCT, oh, boss, kayo ano pong itulong nyo sa pandemic? Nagawa kayo ng, ngawa kayo ng ngawa. Ayan, yan, yan, yan. Oo, sabi niya, nakakalungkot naman itong kamangmangan nito. Boss John, oo. Kasi kayo, nakatutok lang kayo sa mga nakikita ninyo. Ha? Buksan ninyo ang inyong mga mata. Kaming mga tao na tulad ko, kapag tumulong kami, eh hindi ho namin yan pinapakita sa social media. Ha? Marami! Oo, napakaraming tinulungan. Oo, kung inyong sasaliksikin, baka isa yung kamag-anak mo na yung natulungan ko. Oo. Ha? Oo. Hindi ho, ang pagtulong, ang tapat na pagtulong, mga kababayan, hindi yan pinapakita. Diba? Kumukuha kami ng mga litrato, kumukuha kami ng mga kung ano-ano, bilang remembrance lang. Pero, mga kababayan, hindi yan pinagyayabang. Diba? Ganun na ba ang basihan ng pagtulong? Kailangan ipakita. Eh baka pag pinakita ko yung tinulong ko sa maraming tao, eh baka sabihin nyo, ibig sabihin siguro, mangyari niyan, eh baka dilaan nyo na yung puwet ko. Diba? Oh, di ba? Oh, daming basher dito. Ah, tara, gusto ko 'yan. Wala kang kwenta pa igan. Oh, eh bakit ka nandito? Bakit ka nandito, Josie? Oh, di ba? Oh, sabi ni Gio Freaks, Sir Mike, oh, pag di pinapasok ni PBM, hayaan mo na 'yan. Papasok at papasok 'yan. Oh, good morning, good morning. Oh, PBB. Ludi Pamilar. Oh. Mas matindi pa sa tubong lugaw. Siyempre, ganun talaga. Kulaong nga eh. Eto, oh, yung mga post ni Yama. Eto, sagutin nyo to. Milyonaryo. Oh, ano?
Alangan naman sila Josie at saka si ano, si John at saka si Rolando na mga mangmang eh mas higit na mas kilala nila si Kulaong kaysa kay Yama. Sige nga, paki-explain nga. Si Yama, ayan ha, si Yama Aqua na si Yamatan eh nakasama, naging tao, nakasama sa lahat ng maraming mga bagay. Pero yung mga nandito ngayon, tanungin nyo yung mga yan. Oo. Nakasama nyo ba? Oo, yun ang tanong dyan. Kapag hindi nyo nakasama, eh naliligaw kayo ng landas. Mas maigi, untog nyo yung ulo nyo para naman maalog. Baka sakaling hindi na kayo maging mangmang. Di ba? Kaya ako, na-addict ako sa vlog mo. Ano? Sa vlog mo, napaka-interesting. At eye-opener, di ba? Thank you. Alam nyo, ang intensyon ko lang naman, mga kababayan. Alam ng marami nating mga kaibigan yan, yung mga nandito na, na kadaupang palad na ako. Ang intensyon ko lang naman, mamulat yung ibang gustong mamulat. Pero yung magpanatili kayo, na kayo'y mga magpakamangmang sa buhay ninyo, wala na ako kami magagawa doon eh. Di ba? Mangmang na kayo habang buhay at hindi nauunlad ang buhay ninyo sa ganyang ano ninyo. Ganyang katangian ninyo. Pero, kung kayo'y mamumulat sa katotohanan, abay, thank you. Huwag niyong tanawin na utang na loob yun sa akin. Hindi ko iniisip yun, mga kababayan, ha? Hindi ko yun iniisip. Mike Cervera! O, oh, inggit. Kasi mas gwapo siya sa maya. Oh! Pero si, ano, oh, eto. Nagiya ka talaga? Oh. Sabi ni Gio, grabe naman kayo. Si kay Amy, grabe naman kayo. Diba? Boss Mighty Baisa, oh eh, si Mighty Baisa eh, nakakausap natin yan. Mga kababayan, ha? Yung mga kaibigan ko sa FB, kayong mga ano, kayong mga naliligaw ng landas. Yung aking FB account, eh ano yan, laging naka-public. Oo, pwede nyo akong i-message, pwede kayo mag-comment, anytime. Sasagutin ko lahat ng mga tanong nyo para naman na maliwanagan yung mga natutulog nyong utak. Oh, tawag niya Epalem. Kayo nga. Di ba? Oh. Shout out po. Oh, from Kuwait, sabi ni Mama Merta Dayag. Magandang gabi po. Nasaan na ba yung manood ka na ng live tapos mag-comment ka doon kasi nahanap ka nila eh. Maktan! Maktan Dami TX. Ano ba 'yung Maktan Maktan Dam TX o Maktan Dami? Oh, Boss Mike, galit na ako sa manang Boss Mighty Baisa. Mapanatag kayo. Mapanatag kayo sa bandang huli magbabago isip niyo. Maniwala kayo sa akin. Nandiyan na rin si JC De La Cruz World. Shout out at happy birthday sa inaanak ko. Oh, ayan na. Oh, nandiyan na si ano, Sherry May Valenzuela. Ayan, oh, ayan. Putakihin niyo 'yan, yung mga naghahanap. Oo. Puntahan niyo yung kanyang Facebook account at saka yung page, Sherry May Valenzuela. Makikilala niyo kung sino 'yan. Oo, model, nag-aartista din at higit sa lahat, estudyante. Oo, ha? Oo. 'Yun. Magpatulog ka nga dyan. Patulog ka na, direct. O talaga. Diyan ka lang, makinig ka, ha? O, eto na. So, ibig sabihin mga kababayan, sa patama ni Yama na milyonaryo ka ba talaga? O, pero buhay mo nasa Sokmed? Yan ba negosyo mo? O nga naman kasi mga kababayan, ano? Kung etong si, ano, si Norman Mangusin, eh, magla-live lang yan, paminsan-minsan, doon mo makikita na mukhang hobby niya lang talaga yung mag-live. Pero kapag kayan, 24/7, mga kababayan, na halos pag ihe, pagpunta ng CR, naka-live, mga boss, abay magtaka na kayo. Yan na nga talaga yung negosyo. Ha? Oo, talaga. Susan De La Cruz, nagahamon na si Digonyo. Akala mo naman, mayroon pang ano, eh, no? Oh, hindi. Oh, hindi nga. Milyon. Nga. Oh.
Eto pa. Ang dami nito eh. Mga pasabog ni Yami. Op. Oh, eto. Partida. Di pa kita naging... May balak bang maging jowa ka, Yama? Ha? Partida, di pa kita naging jowa, pero yung impact ko sa'yo, gang ngayon, buhay na buhay pa din. Move on ka na, dong! May bago pa ba doon? Wala na! Sabi ni JC De La Cruz. Oh, eh, si, alam nyo naman si JC De La Cruz, ha? Oh, lagi rin itong mga kasama, pero alam nyo, nakakatuwa, natauhan sila. Dati kaming mga nagpapalitan ng mga opinion, kuro-kuro pananaw. Ha? Prinsipyo. Pero alam nyo, ang nakakatuwa sa kanila, nung natauhan sila, di ba, marunong sila na umamin sa pagkakamali nila. Ano? Eh, pero yung iba dito, hanggang ngayon, ha? Ah, hanggang ngayon, mangmang pa rin! Ha? Ah? Idol Supremo, oh, nagla-live ngayon sa YouTube, sila FLM, pinapaabot nila ng 300 share bago daw ganahang humarap. Si, kita nyo! Diba? Wala na, hindi na tayo magla-live. Kailangan umabot din ng ano, 300 share. Diba? Oo. Yun yung mga kababayan, ha? Oo. Share bago daw ganahang humarap si Kulaong. Nagpapashare sila sa FB Reels. Kaya ang ginagawa ko, nagko-comment ako, sabi, ko pa po mag-share kung wala CP. Mas maraming pasabog si Digonyo. Itayo, tayo mo boss Mike pagkakaloy. Siyempre, antayin niyo. Hindi ko lang maharap eh. Ha, hindi ko lang maharap. Hello, sweetheart. Sino tinatawag? Ah, JC De La Cruz, sweetheart ka pala ni Mactan. Si Yamata. Kung ano-ano mga kino-comment mo diyan. Nandito na si Maria Luisa. Oh, San Jose. Sabi dito. Oh. Hi Mike, till now watching ng video mo, live story mo. Naiyak ka ba? Naiyak ka ba? Ah, naiyak ka ba? Oh, pansin ko di na nagda-drive si Kulaong. Eh wala naman sasakyan? Wala sasakyan, Boss JP. Oh, Direk Anuelsa, hindi ako. To nandito si Direk, dati rin itong ano eh. Maaga-aga lang tong natauhan. 'Di ba, Direk? Ito, si Direk Muelsa. Sino kaya nakakaalala dito? Oh, hindi ako, amen. Jam Antonio lang ako. Oh, magkalimutan na tayo. Ay, nakakabanggaan ni Takero to. Bilinak na nila ako. Talaga? Ganun talaga doon eh. Anel, oh, kapatid yata ni Amy Ma... Mga boss, sandali lang ha. Yung mga hindi kayo naiintindihan, ipapaliwanag ko lang, mapanatag kayo kay Amy Marcos. Malang Amy kasi, pinapahirapan mo yung mga tao. Oo eh. Umamin ka na! Mga boss, madudulas pa ako eh, mapapaamin ako dito. Mamerta Dayag, sir, napanood ko yung isang vlog nyo na kung paano murahin ng... Diba? Grabe, diba? Grabe yun. Ganon ang idol ng mga mangmang, ha? Kapag mangmang ang isang tao, idol nila yung mga taong nagmumura sa magulang nila. Ganon, idol nila yun! Oo! Karirein ko. Naimbag na bigat. Amin. Kada kayo amin, sabi ni Celia. Africa. Di ako nakikita. Delta Queen! Nandiyan na. Oo, di nga ako shout out sa iyo, Diyos ko po, Delta Queen. Ano ba? Hoy, nandiyan yung boss ko, Delta Queen, no? Nandiyan. Pag na pag-usapan si Manang Prey. Oo nga, 'di ba? Normal tayo. Eh ano si ano? Si Manang, balang araw malalaman ninyo. Tandaan niyo, lagi ko 'tong sinasabi. Ha? Tandaan niyo 'yung mga sinasabi ko. Sa mga namamali ng pagkakaunawa sa mga ginagawa ni Manang Amy. Darating ang panahon. Oh, eto na. Oh, bakit ba hindi pa rin nakaka-move on si Kulaong dito kay ano, kay Yama, ha? Siguro nga meron kayong something. 'Di ba? May something ba kayo? Oo. Sabi dito, my love si Yama, you know the real ano, the deal with it. Meron nga
bang Taal Gold? Boss Mike, yung organization ng sa Davao sina Big Rodri- eh ganun talaga eh, puro panapon na lang yan, Boss Anela, puro panapon. Oo, ha. Oo, nandiyan na rin si Laila Collins. Ako, Laila Collins. Pagka nakikita kita, parang magkakaroon ako ng ano eh, ng... Che, anong gusto mo? Nandi dito yung supporter ko na ano, kaibigan ko na magbibigay ng ano, ng pambili natin ng merienda. Ano lang, nalang, pakalang, nandi dito, halika. Pakita ka lang. Kalag, dito ka lang. Ayan. O, si She, ayun! Ay, ito, si Laila. O, ayan, o, si Laila. O, hi, ayan. Laila. Ayun! O, ayan, ha? O, dali na, wala pa. Pwede na ako kumain. Oo. Wala kaming pangkain. Oh! FL lang, sabi ni Mikuto. FL lang na walakas. O, wag mo na palisin, boss. O, Barokski, ikaw talaga, ha? O. Oh, shoutout Laila Collins, baka naman. Idol Supremo, Boss Mike, kung talagang trilyonaryo si Kulaong, eto, maganda tong tanong na to. Kung talagang trilyonaryo si Kulaong, bakit di niya ipaayos ang bukbok na mukha niya? Eh baka naman wala nang pag-asa kahit anong dami ng mukha, di ba? Kahit anong dami ng mukha. Sabi dito, ayun, nakapinakilala ko na sa'yo, Laila Collins. Pre, nagdadalawang isip ako sa kakainin. Tiger Eyes, Dark Angel. Yun! Hindi ko kilala yan, ha. Hindi mo pa pinapakilala. Ayun na, pinakilala ko na. Mighty Baisa, bago mo harapin ang YT, Simply Talk is Vlog, dami mo i-debunk. Oh, mag-lustartan ka. Sartan. Ha? Oh, eto na mga kababayan. Eto na. Isa pa. Ang dami kasing pasabog ni ano eh, ni Yama eh, no? Oh. Eto na. Matundi to, matindi. Ha? Matindi. Oh, eto. Sabi ni Mamerta Daya, ganitong oras po ba kayo laging nagla-live para di naman ako mahuli? Opo! Nandiyan na rin pisang ko, si Hargon 26, Rosalina R. Oh, magandang gabi po. Magandang gabi sa lahat, pati basher. Ah, Mama Mi TV, trilyonaryo, isa lang cell. Ako, isa, dalawa, tatlo. Tatlo cellphone ko. Oo. Para sa barkada, para sa ano, para sa ganyan. Oh. Ha? Gumamit ng hotspot. Kaya nga, bagong gising ako. Eh, mas maganda yan! Hoy! Laila Collins, ha? Alam mo na. Oo. Loyal dear. Oo. Sige, magbati ka nga muna kayo dito. Baka mawindang ka. Sabi dito, lakihan natin. Baka mawindang ka pag inugali ko, ugali mo. Busabos pa. Ha? Busabos pa. Salamat ka. Iniintindi pa din kita. Oy! May something! Oh, may something to si Yama. Tsaka si ano. Ay, pwede naman. Paketin natin si Yama. Andali ah. Yama. Umakyat ka. Andali. Umakyat ka dito. Ipaliwanag mo lahat tong post mo na to ah. Bakit ganito na lang ang mga pinopost mo ha? Sabi ni Simply Talkies Vlog, pwede pakisabi doon sa babaeng host kanina na mahilig din ako sa numbers. Yo, no. Eh, alam mo na. Oo. Bigay ko na ba yung GCash? Ayan na. Nasaan ba si ano, Yama? Yama, akit ka na nga. Para may paliwanag mo. Ikaw magpaliwanag kung ano itong mga pinopost mo na to. Dali na. Tapos, mga kababayan. Oh, mga kababayan. Eh, tanungin nyo na lahat yung mga tanungin. Kasi kung meron tayong dapat tanungin, kung meron tayong dapat na makuhanan pa ng mga impormasyon ng panahon ng mga nangyari ng pandemic, si Yama makakasagot niyan. Sabi nga ni Boss Wilma Mendoza, oh, ayan, oh. Alam lahat ni Yama,
Oh, 'di ba? Ang dungrit. 'Di ba? Ang bilis na ng comment, hindi ko na mabasa. Boss Mike, mahirap gisingin ang gising. Oh, ayun na nga eh. Oh, talagang likas na sa kanilang maging mangmang. Oh, tara na, akit kayong dalawa. JC, alingan kayo. Kayong dalawa mag-ano rito para ano, may paliwanag nyo. Ayan na nga eh. Ayan na, huwag ka na mag-Netflix dyan. Dali, akit din eh. Nandiyan na rin si Rosalina R. Oh, K-A-R team. Okay. Okay. Oh, akit! Akit! Dali na, ipaliwanag nyo to. Laila Collins. Teka muna, Laila Collins. Laila Collins. Dali na, order. Ano in-order mo? Kahit ano, sige na, order mo na kasi nandito si Laila Collins. Ano ba? Oo. Ito yung source ko ng pagkain, ganyan. Load, ganun. Siya lahat nagbibigay sa akin yan. Oh, ano, ingana pagbangon sa tiblag mo, kabsat. Oh, nasakit tinakam ni Kulao. Ken Yama, oh, panggap ti audio recording jay FLM4. Ay no, oh, mga kababayan, oh, hindi sila umakyat. Oh, abonoha. Kuya Hargon daw, abonoha mo muna, papalitan niyan. Ni Yama tuloy. Ni Laila Collins. Oh, ako po, chicken sandwich. Oh, Maria Luisa. Jose Sisi. Yuhu, mega love. Shoutout, sabi ni Eds Villaflor. Akit, akit, paliwanag nyo, JC. Oo nga, dalian nyo! Paliwanag nyo nga to. Ayan na, akit na sila. Ayan, ang dami ko ng binabang hagdan. Baka umabot na kayo sa langit niyan, ha? Hmm. Ayan na, ha? Oh, eto na. Oh, dalian nyo daw, oh. Boss Argon, ha? Belated happy birthday. Oo. White flower. Eto na, ha? Oo. Baka mawindang ka pag inugali ko, ugali mo. Bakit? Ano ba ugali? Gusto kong mga itanong yan kay Yama, eh. Yama, makit ka na. Dalihan mo. Ipaliwanag mo. Ikaw nagpo-post neto, eh. Tapos, ayaw mo umakyat. Hmm. Next. Yon. Oh, seryoso talaga, di ka maka-move on. Napakalayo ng kwento mo sa katotohanan. Ano ba yung kwento niyan totoo? Ha? Ano ba yung katotohanan na ikwento ni Mangusin? Wala namang kwento sa inyong totoo. Lahat, peke. Oh, lahat, hindi totoo. Oh, eto na, si Boss Alpha na lang ang umakyat. Yow! Oh, Boss Alpha. Yeah. Anong kaguluhan meron dito? Boss, kasi kung si Yama, oo, ayaw umakyat. Kung ano ang mga pinagpo-post niya, di ba? Gusto kong itanong kung ano ba talaga itong mga ito. Nandiyan na si Devil Doc, Red Pepper. Siguro, mas maganda, no? Sinong pabili sa umakyat, no? May 10,000 kung sino pinakamabili. Ay, may 10,000 daw! Karo ba? Hoy, Yama! JC, may 10,000 daw! Lando na rin si Mati Mano, no? May 10,000 daw yung unang umakyat. Eto, magbababa ko ng hagdan ulit. Hmm, dala, ha? Dapat na, ha? Dapat natin, hindi ka nag... Hindi ka nagbababa, kaya mo silang hanapin ang hagdanan. Hindi mo na kailangan ibaba. Na-late ka, boss. Na-late ka eh. Naibaba ako bigla. Ano? May mga automatic elevator yan. May mga third eye ang mga kausap natin. Ah, alam na nila. Biglang nawala eh. Ah, ito na si Laila. Patay si Laila. Magkawag. Itong tunay ko kay Kulaong to eh. Kaya umakit ako. Ikaw na. Itong tunay ko kay Kulaong. Yan. Huwag kong ganyan, Mike. Teka muna. Ayan, Mike. Ako na una. Alam mo, ate kayo. Ate kayo ni Kulaong. Sharing is caring. Oh. Teka muna. Papakilala ko muna kasi marami dito hindi nakakakilala sa inyo.
Oh, ito na si Yama. Late ka na. Si ano? Si Laila. Kasi sabi ko, ano, bukos pa ako ng laptop po, Jetta. Wait lang. Ay, sino na ako ng 10,000? Ba, alam mo na ako na, Be. Mga kababayan, lahat po ng mga nandito malibang kay Lala na kasama namin nung unang panahon. Eh mga dito kay ano Kulaong, si Boss Alpha, grabe yan. Lahat ni inaawin. Hindi, saka si JC, si tagagawa ng kanta ni Kulaong. Sige nga. Parang gusto ko, ano, dali lang ha. Meron lang akong titignan ano. Mike, parang tayo lang ang antay dito sa taas. Ha? Parang lang tayo, dalawa lang tayo ang antay dito sa taas. Eh, hayaan mo na. Ikaw talaga. Eh, dali ha. Meron akong hinahanap eh. Dali. Asan na ba yun? Sino isang... Oh, sige, i-shoutout nyo muna yung mga nasa baba. Shoutout sa lahat. Ikaw na yan. Hindi pa ako natutulog. Eh, akala ko ba kagigising mo lang? Ito lang yun. Hindi pa ako natutulog. Ha? Hindi pa ako natutulog. Teka muna, sino bang nauna sa lahat? Si Laila. Aba, hindi ako nagbibiro. May 10,000 talaga yan. Akala niyo nagbibiro ako. Ah! Oh, yeah. Hindi ako nagbibiro. Boss Alpha. Boss Alpha natin yung kasama kong chick dito. Sabi niya, talaga, may ganyan. Oo, no? Ako din. Yeah. Si Mike na bahala sa iyo. Mike, hindi ko pa lang ikilala siya. Hindi ko makita. Ah, ito na! Mga boss! Ha? Andali lang ha, ito na. Para naman sa kasiyahan ni Yama bago natin siya tanungin. Oh. At sa mga ano, mga tao. Ang layunin ko. Mga boss, nasa na si JC? Oh, si JC po ang ano neto eh. Oh, nawala si JC. Ang gumawa neto eh. Nasa na yun? Nawala! Oh, game. Bago ang lahat ha. Ito lang. Walang naman dito yung makatulong. Hindi para makaperwisyo. Pero ganun talaga, tatanggapin ko yung persecution na walang problema kung ako'y pinapersecute. Mabangon! Sa kahit anumang illegal na aktividad, yes. Hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involve kahit po hold upan o kung anuman. Isa ka sa mga nagdala ng pag-asa, kahit pa napakarami ng mga hindi makapaniwala sa nagawa. Inabot ang mga puso ng Said at Kapos na kapatid. Mga daing at mga luha ay dinig mo at bati. Tigilan man nila ay laging sa'yo lang ang support. Balikan lang natin yung nakaraan mga boss ha. Balikan lang natin ha. Eto na! Porta namin, kapanalig mo ang awit namin, Francis Leo. Ikaw ay bayani na buhay, sa lahat ng dagok ng pagsubok di nagpatangay. Piringan man ang bibig ng taong bayan, kasaysayan ang magwawala para sa'yo at kusang mag-ingat. Magpangaman tayo, lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy, Francis Leo. We love you, Idol FLM, kasama ng mga small YouTuber. Sino pa ang tumutulong ay siya pang nakukulong. Mga kabayang Pilipino tayo ay mag-aisa. Iparamdam kay FLM na di siya nag-iisa. Hindi ko maitatanding ikaw ang idolo ko. Kaya ganun-ganun na lang itong nadarama ko. Ipinaglaban ka sa vlog, ipinaglaban sa kanta. Kasi alam ko na malinis ang hangarin mong dala. Pagdasa ng mga Pinoy, ikaw ang nag-apoy. Kahit na
sana anong mangyari, sana ay yung ituloy ang pag-ibig mo sa kapwa, pag-asa ka ng bayan. Apuleyo, bayani ka ng inang bayan. Itong kalooban, sagrado ng puso, may bindetado. Pilipino, pintura at sining ka sa mapag globo. Apuleyo, dugong bughaw, sugong bayani. Buti, nagsilbing susi sa dukhang nagdadalamhati. Sa epidemya, sinagupa mo, sumpa ng kagutuman. Pasan ang nasa nilayan sa talampakan ng lipunan. Pagsabayan, bayan paglaya mo'y sinisigaw. Sa mundong ibabaw, bilanggo ang alilang kalabaw. Sa aming puso, itinuturing na bayani. Anumang mangyari, nandito lang palagi. Kami sa iyong likod, handa kang ipaglaban. Sa mga tao na patuloy kang sinisiraan. Kagatotohan ay di nila kayang dayain. Sino ba yon? Yung tinakpan ng mukha na yon? Andali ah. Yung isa sa, ban, sa mga tao. Sa mga ano yon? Isa sa mga... Ha? Ba't si Mejorada yan? Oo nga no! Si Tatay Boy ito! Oo. Ah, ba? Kina dyan yung Tatay Boy? Ba't kasama dyan? Alak lang. Okay! Patuloy kang sinisiraan. Kagatotohan ay di nila kayang dayain. Dahil alam naming malinis ang iyong hangarin. Yun ang nakala nyo sa malinis ang hangarin. Pangalan mo, asahan mong kasama mo. Alam mo, sinasabi si Yama, ano yun? Sabi ko, yun ang akala natin, malinis ang hangarin. Ang hayop na yan. Yun ang akala natin. Mga tanga. Tanga talaga tayo noon. Ano ko malalakihan yung mukha mo, Yama? Bakit malalakihan yung mukha ko? Huwag mo nang lakihan yung mukha ko. Boss, mic on na. Oh, diba? Ang ganda. Nawala sa ano yung kanto eh. Ha? Nawala sa Encanto. Ay, play mo na, boss, mic. Nakikinig tayo eh. Kami sa bawat nasa na. We support MLM. Nadamay pa sa Flick Gio. Mahal ka ng Pinoy Francis Leo. We support MLM. Go, go, go. Lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy Francis We Leo. Na di mo magagawa, bintang lahat na namang hinala. Lalahati ko na lahat ng mga support na humihingi. Oh! Ah, dito si Yulen. Shout out, boss Yulen Marcos. Ay, silang dalawa, ano? Oh. Tang ina. Sabi, bakit mo ginagamit sa pangalan na, ano, apelidong Marcos? Mike. Mm. Ikasakayan natin yung ano yung battle of the, itong dalawa na to. Ikasakayan natin ito, no? One time lang, bigyan natin ng kalating million. Oh, isa rin lang, i-promote mo nga, isang bagsak lang, gagawin ko na 1 million. Boxing lang. Oh, 1 million na. Oh, 1 million na. Ikasa natin ito. Dear, papatulan ni ano yan, ni Kulaong yan. Chef, tangina, 1 million yun. Oh, pag may 1 million ka lang, milyonaryo ka na. Papatulan niya yan, syempre. Hindi. Sige lang, ano lang, katuwa, total, datulog. Di, tingnan natin, ha? Baka mas kumanda pa yung... Wala namang mawawala sa mukha niya, basag naman yung mukha niya. Tikba lang na yun. Okay, kakasin na. Ikaw na yung mag-promose. Oh, Marcos versus Marcos. Marcos versus Marcos. No? Oh, man. Kami, no? Kailan ba winiyo? Sam... March yata, win you in April, gawin natin. Or pagkatapos ng mga araw. Bingo, no? Ahan, ha? Oo, 1 million. Kung sa battle of the future, 250 lang yata. Dito, gagawin. 1 million. Times 4, syempre celebrity, eh. Oo. Boxing ba yan? Boxing yung pinag-usapan? Ayan, oh. Meron Mike. Tayong ano ni Pacquiao. Mike, kuha naman ang trainer siya. Si Yulin. Boss, sa boxing ba? Boxing lang, sports lang. Total naman. Pero, sinasabi niya, walang, may utang. Boxing, yeah. Walang referee. Ito, ganito all yun. All the way. Sinasabi niya, may utang si Pacquiao sa kanya. Baka pwede ipagamit yung ano, yung gym ni Pacquiao, di ba? Pwede. Doon. Okay. Hindi, basta, ikasama mo na basta pag kumasa yung dalawa,
padadala ko na kay Boss Mike para sigurado yung 1 million. Ah, hawakan na yan. Isang million. Pag kumasa sa unit, kumasa si FLM, tuloy na natin ito. Ganapin natin. Basta yung yung tatayo lang sa ring, at yung tatayo, isa lang ang tatayo sa ring, yun lang, tapos na. Ako na pala na, sagot ko na yung, yung place. Yung event. Yung place, ha? Yung event. Sagot ko na. Yan, ha? Doon sa kwadra, sabi ni Devil Dog. Tangina sa putikan. Sa madamo. Basta. Pwede rin naman sa asyenda nila, nila Nanang. Diba? God damn it! Hindi na popping yun. Wrestling na lang, wrestling. Ang tawag doon. Totoo yan, ha? Hindi na nagbibiro. Mad wrestling. Totoo yan. Kasa lang natin. Ituloy lang natin ng April. April. Yes. Nandito ka noon. Kailangan promote natin. Nang April o March. Kakalat natin to sa lahat ng vloggers para at least may promote natin laban na to. Kasi sabi nga ni FLM na kulang na lang. Bunutan daw niya ng boxy yulin. Gawin na natin legality to, no? Diba? May premium pa, 1 million. Huwag na tayo sa daldal. Doon tayo sa, sigurado. Ano ba ito? Free ang entrance? Boss Alpha? Free ang entrance? Ikaw na pala. Ikaw na ba yung mag... Ayan ha, mga boss. Pero tingin ko, ililibre na natin! Yun! Ayan, sige, okay. Libre na natin! Libre na, Match, to? Ano boss, Battle of the... Battle of the Hero Pandemic to ang tawag dito. Ito ang halang. Ayup! Sakit sa tenga, dear. Totoo naman. Naging, sa totoo lang, naging hero sa atin si Yulin dahil naipakulong niya to. Ngayon, sa kanila naman, hero din naman si, di Battle of the Hero Pandemic ang mangyayari nito. Pero nung panahon nyo, na si Yulin, nung pandemic at saka nung marami rin na ipamigay ito, maraming na itulong. Saksi po ako dahil dumaan sa akin . Dumaan sa akin yung tulong niya . Isang truck na bigas, 50 kaban na 50 kilos yung kanyang pinadala nung nagkaroon ng baha dyan sa Marikina. Mm-hmm. At nagbigay din yan nung panahon na tayo nagkakagulo. Mm-hmm. Kasi... nung huli na lang yan, pinapakita yung mga tulong-tulong na yan kasi yung mga tao hinahanap . Diba? Pero marami pong natulungan si Yulen. Shout out kay Yulen! Congratulations kay Yulen. Boss Yulen. Ayaw nga niyang naku, kasalanan ko to. Ayaw niya nga sinasabi. Huwag mo na sabihin na nagbigay ako ng ganyan. Hindi niya. Ngayon, yan yung malalaman. Ako na nagsasabi. Ako na nagsasabi. Yeah. Patuloy na natin tong kanta. Pero Mike, kausapin mo muna si Yulen, ha, kung okay lang sa kanya. Kukuha naman natin ng trainer yan . The best trainer. Tingin ko hindi na kailangan ng trainer. Hindi na, tangina, lampa naman yan si Tikbalang . Trainer. Hindi mo kailangan ko yan. Putang, kasagan mo lang yan sa Yulin. Pusta ko kayo yun, Yulin. Lang, dublado, dublado, pusta. Malalalo. Yun, ito na. Mike. Ayan daw. Pusta ka sa Yulin para maba. Magpusta kay Yulin para mabawi-bawi. MMA, Battle of the Pandemic Hero, dun sa Hacienda mangusin. Yun. Sige, pagsamasamahin na yung yung mga supporter niya. O magkano pa sa kikukol ko? Yun. Ayun, maganda. Call me music, please. Mike. Lago. Tanggala. Ano to? Sino bang underdog dito sa dalawa na to? Sa tingin niya, sino underdog? Mas malaki si Norman. Mas maliit ng konti si Yulen.
Pwede medyo na, under the, mas pwede, malamang pwede, si Yulen, tsaka mas malaki yung kamao ni Yulen. Yung kay, ano pwede kay, na yun, pareho naman silang Marcos eh. Yung kay Tikbal kasi. Oh, sige. Marcos na Marcos. Marcos. Pwede, ano nangangalay boss na si, Mike. Ano dito, si Boss Mike na nangangalay na. Oh. Oh, bahala ka na, Boss Mike. Kalat mo na yan. Parating mo na kay MJ, makagano ko bago siya mag-promote. Ito na. Asyenda mong utok. Okay, i-play na lang dito, ha. Dali, ha. Oy, dito, okay. Dito, dito. Yan, yan. Game. Kami na ang bahala. Bangon, laban, huwag kang susuko. Tumindig kang mabuti, pagpatuloy ang nasa puso. Isa ka sa mga Pilipino na tumutulong, at isa ka din sa mga iniidolong may dunong. Walang dahilan upang itin iwanan namin. Kami ay kasama mo sa mga mabuting hangarin. Hindi isa, hindi dalawa, kundi milyong-milyong Pilipino ang nagmamahal. Teka, umahapi na si JC. Pwede ba kami na lang magsuntukan kasama team niya? Ah. Eh tangin na, hawakan mo lang sa ulo yan, wala na yan eh. Wala yan. Talaga to si JC. Wag ka na kasubali, Marcos sa Marcos ito. Ano ba? Marcos, magpa-Marcos ka muna. Nagdarasal, kapos bisig, walang iwanan, manalig sa makeup art. Dahil bukas ay liliwanag, di magtatagal. Francis Leo, ikaw yung taong kinararangal. Maraming na kinararangal yan. Hanggang pagdun, hindi pa rin badiyat ang iyong mata. Kasi ba nasa pawalta, ayaw mong maging tulad niya. Lumahagi ng kayamanan sa hukay, di madadala. Hindi isang politiko, isa lang siya panitiko, na tumutulong sa kapwa kahit maraming kritiko. Hindi ka tulad ng boss mo, pagkahalal ay nagsitago. Malakas magsalita, makautos, laki ng uso. Francis Leo sa Pilipinas, ikaw ang buhay na bayani. Ang buhay na bayani yan, ang atarantaduan. Kung ituring ng iba, ikaw ay natatangi. Hindi siya natatangi. Laban, abante lang, huwag kang susuko. Pasasaan, matatapos din ang pagsubok. MLM, babangon tayo. Babangon tayo. Lalaban tayo. Kinang ina mo, tikbalang. May tanong ako. Ito bang mga to, nabayaran na, Boss Yami? Yung mga kumanta na yan? Bayad na ba lahat? Merong mga na-issue. Pero tapos na yun eh. Wala, nakalimutan na nila yun. Pinagpasadyos na lang nila yun. Yami, may tanong din ako. Ito bang mga ito, nasa grupo pa ni Norman Mangusin? Merong mga ilan-ilan na nandyan pa. Ang ilan-ilan? Mabibilang sa taliri, ganun. Oo. Ah, ang dami nito eh. Okay, mga rapper yan, mga FLM rapper yung mga yan. Sabi ni JC De La Cruz. Pinagsama-sama. Sabi, bayad kami ni David Ilagan that time. Hindi pala si ano ang nagbayad, si David. Siyempre, tangina. Siyempre, VIP. Pandemic hero eh. Diba? Hindi pwede magbayad. We support FLM. Support MLM, no? One love. Mahal ka ng Pinoy, Francis Leo. MLM, tatlong letra, ngunit napakadaming natulungan. Isang tao, pero libo-libo ang inalalayan. Bilyong katao sa Pilipinas. Ay! JC! Kamagaw! Mga birada, milyon-milyon tao sa Pilipinas. Siya lang ang tumindig at lumaban. Oh, man. Ikaw to, ha? Pero libo-libo ang inalalayan. Milyong katao sa Pilipinas, siya lang ang tumindig at lumaban. Sa panahon ng epidemya, siya yung hindi politiko na inasahan. Ngunit ano ang nangyari? Siya lang ay kinasuhan. FLM, dasal lang. Nasa likod mo lang kami. Babangon muli tayo para sa bayan. Ayun, nasa likod. Hindi ito magtatagal. Wala po ako mga ginawa na hindi maganda. Puro pagpulong-alo sa ating mga mamamayan. Ang kamay ng Diyos ay laging nariyan. Babangon tayo at tuloy lang ang laban. Mega shoutout to my... Oh, tangin na mo! Tanga ka! Tanga! Tanga! Bobo! Gaga! Tonta! Teka muna!
na, may pa-heart-heart ka pa rito, tonta. Alam mo, dahil dyan sa tao na yan, dahil dyan sa babae na yan, putang ina, nagtuloy-tuloy yung ano niya eh, yung kanyang pangwawalang hiya sa mga tao eh. Kaya dapat ito yung sisihin eh. Boba, naniwala ka kasi boba, tanga, tonta! Putang. Uy, grabe ka yaman nun, talaga naman. Oo. Hindi kasi alam mo kung hindi niya pinaglaban yung YouTube ni Tikbalang, putang ina, burado na sa kasaysayan yan. Eh tarantado to, masyadong matapang. Ipinaglaban. Oy, hayer na pala mo. Ha? Ang daming nauulol doon sa Tikbalang, kinangina mo. Ha? Diponggal ka. Ay, oh, totoo ako talaga. Oh, ano, ano, para tama lang ako ng tawa talaga sa mga tao na naniniwala dito. Sabi ni King Ilito, iyak ka na, iyak, iyak. Gusto ko iyak. Ikaw muna, gusto ko yung iyak mo nung ano eh, nung binabasa mo yung mga sulat-sulat. Diba? Gusto ko yun. Yung binabasa ko, yung binabasa mo yung mga sulat-sulat. Hindi kasi talaga nakakaiyak. Meron ba dito? Dali nga. Kailangan mo ipapangako sa inyo, boss. Walang iwan. Hindi mo nang hanggang pa pala si Mami Mac. Marami kami nagmamahal sa inyo. $300. Yan! Ang kami nagmamahal daw! Wala ka pa tigang naman! Alam mo, kasalanan ito, nyo ito eh. Kasalanan nyo talaga. Kayo lahat kasalanan nyo to eh. Putang ina, hindi ko nga alam kung na maligno ako dyan. Tingnan mo yung tsura ko. Kinang-inang yan. Pambira, Leo. Ito ha, ito lang masasabi ko. Ito lang. Puti wala ako dyan sa kanta. Kung hindi, tinatawanan mo rin yung sarili mo ngayon, dear. Ang mga hayop na yan. Tanginan si JC, parang gago eh. Kung ano nung pinag... Ano eh, siya nag-direct niyan eh. Oh, gawa kayong sec ng ano, ng video. Kasi para yan natin, ganyan. Ina? Alam niya. Tingin na nga, tuloy na nga natin sinasabi ni Yama rito. Santa Romana. Kinangina mo ka, may Santa Romana ka pa. Ano yung Santa Romana? Ano yun? Ano yun? Eh, Santa Romana, yan yung isang grupo ng supporter ni Okinam na ano siya, na mga espiritual o hayop, di ba? Inang yan, mga espiritual. Sila yung may hawak, si Tekla, siya yung may hawak ng, ano tawag mo dyan, ng susi ng langit. Yung isa naman, si Devil Shield. Siya naman yung nag-iisang prinsesa ng Panginoon. At yun nga yung nagkwento sa akin na si Norman daw yung nawawalang kapatid na maitim, na sunog. Kasi anim yung lalaki na anak at isang babae, siya yung prinsesa. Ngayon, inaano niya na si Kulaong, siya yung nawawalang kapatid para makumpleto na. Kumbaga, hinahanda na sila para sa pagbabalik ng may kapal. Kinang ina yung pala yung may kapal, yung galing sa ilalim ng lupa. Yan yung mga kabubokan na talaga naman, di ba? Na ewan ko ba, putang ina. Boss A, ba't ba tayo napunta dito? Pagka maaasal. Ganyan talaga, marami na. Kaya, may yung kapatid niya sa pan. Oy, MCM. Maraming kaganapan. Maraming ginawa ka tonta. Si Boss Alman, may sinasabi. Matindi yan, matindi. Ako kasi nakapagtapos ako ng pag-aaral. Pero, anti iba eh. Ah, sige, sige. Go. Time out. Boss Mike, andiyan yata sa likod si Jesus. Teknik lang. Susundutan ko lang si ano, susundutan ko lang si Yama. Ah. No, 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 no. Parang JC, ano yun? Ano sabi mo? Malabo yung boses. Same, that's what.
Anong sinasabi mo, Odek Mercado, na susunod sa yapak ni Senyor Aguila si Kulaong? Mas nauna si Kulaong. Pinagsasasabi mo dyan. Pandemic hero nga yan eh. Wala si Yama. Ay, nawala si JC. Tuloy na natin to. Pati si Isko, nadali. Francis Leo Marcos. Nagbigay po siya 250 sacks of rice. Hanggang ang Pinoy Francis Leo. Limang tunilada ng kalabasa. Maraming salamat, Francis Leo Marcos. Hanggang ang Pinoy Francis Leo. Gusto ko pong pasalamatan kayo ng personal na paglaya ko. At ipinapangako ko po sa dakilang may... Yung iyak, yung iyak! Pakitama yung iyak, Yama. Pakitama. Na ibuhos ko lahat ng kung anuman ang mayroon ako para sa mahihirap natin kababayan. Sana po sa pamamagitan ng sulat na ito ay maiparating ko po sa inyo ang aking pasasalamat. FLM. Woo! Ulun! Ang inang bobo! Gago! Tonta! Ang ina. Daming nadama yun, nakakaawa. Bakit ganito? Bakit? Bakit hindi ka umiyak doon? Gusto ko yung umiyak doon. Wala. Hindi ko alam. Nasa sasakyan ka, umiyak ka noon. Diba? Hindi kasi totoo naman kasi, syempre, yung napaka-emotional talaga namin yung mga panahon na yon. Kasi nga, ang alam namin, talagang kinawawa siya. Ginawan lang siya ng kwento, ginawan siya ng kaso. Alam mo yun? Na ipinaglalaban namin siya dito sa labas. Tangina, pati nga mga abogado eh. Oh. Diba? Umiiyak dahil nga naaawa sa situation niya eh. Oh. Pero ang ending, puking na ngayon na. Wala ka palang dapat iyakan dito sa hayop na to. Kasi lahat ng mga sinabi, ginawa, pinakita niya, puro pagpapanggap lang. Inang yan. Think of magpagka $1,000 araw-araw. Yes, ma'am. Saka walang pinatawa dyan. Saka walang pinatawa dyan kahit yung sarili niyang abogado. Depender na niya, abogado niya sa doon mismo, sa husgado. Hindi niya, ginamit niya, sinira niya sa tao para lang sa pera. So alam namin yung, sabi ko nga sa inyo, alam namin yung kung ano meron dyan sa loob na yan. Mm. At kami rin yung saksing buhay kung ano talaga pinagagawa niya. Totoo yan. Totoo lahat siya. Walang panggap yan. Panggap yan. Talagang panggap. Ayun, yun doon sa mga taong, sige lang. Later on, magiging katulad din namin kayo. Kaya ipagpatuloy niyo lang yan. Sabi nga namin, doble niyo pa. Kung papalipad kayo ng ano, doble niyo. Damihan yan. Sagad niyo. Sagad niyo. Oh, hindi yun. So, yun lang. Boss, yan. Sige, tuloy mo lang. Yan na si JC. Pre, ano ba yung sinasabi mo kanina? Wala. Ay. Ano? Inakagigihan ko eh. Ang labo ng boses. Ba't umiiyak ka? Hello. Umiiyak ko kasi nakaway niyo idol ko eh. Tapos na tayo din eh. Huwag naiiyakan yan. Naaway niyo yung idol ko kaya naiiyak ako eh. Parang si Yama yun ah. Tangina mo ah. Linya ko yan ah. Linya ko yun. Naaway niyo yung idol ko eh. Marcos yan eh. Marcos yan. Boss ko yan eh. Oh, boss mo yun. Naaway niyo boss mo. Sabi ni Procopio, tinatawanan nga si Norman ng mga nakakakilala sa kanya sa Isabela. Alam nila at saksi sila sa buhay ni Norman mula ng pagkabata. Kaya tawang-tawa sila ang Marcos. Ha, 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 ha. Ama ka na Yama, inaaway niyo yung boss ko. Lampak eh. Naiyak na ako, inaaway niyo yung boss ko. Sige, iyak mo na nga lang yung katangahan mo.
Baka mamaya gawa mo palang panibagong kanta yan, ha? Onesan Ruina, Pambanwa, Mame Teresita Seron, shoutout sa lahat ng TN Mag, USA Elite, kaila tatay na sukera yan. Hep hep hooray! Yun! Oh, JC, ano ba, ipagtatanggol mo yung boss mo? Ina mo ha, pagtatanggol mo pa, oh, hulog ka ngayon, gago. Oh, hindi sumasang-ayon sa'yo. Sabi ni Panguis, bakit? Meron ba kayong nagawa sa kapwa kahit anong pangalan niya, may natulong naman mga beater? Tanga, bobo, impacto, tonta. Ha? Kung gusto mo malaman kung ano yung mga nagawa namin, kinang ina mo ka, edi magsiyasat ka, mag-background check ka, bobo nito. Tanga mo dyan, Pangus, ha? Yama. Ready ko muna, Yama. Yama. Yes, boss. Yama. Ready ko muna, Yama. Pagkakulta ko, Yama. Tuloy mo ka, JC. Pabira. Masartan para sa high blood, boss, Mike. Yung mga kalaro sa bilyar, Cara Cruz, Tong Eats, pinagtatawanan lang kayo mga OFW na utu-utu kay Francis Leo Marhorse. Magsasalta ako, Yama. Oh, sige na, magsalta ka na, punyeta kang peke ka. Ba't nagbe-feedback, Yama? Check ko. Wala, walang feedback dito. Yama, narinig mo ba ako, Yama? Narinig ka. Uy, dalian mo na, nagne-Netflix pa ako. Yama, gusto ko. Yama, sana kunin ka na ni Lord. Tanga, lahat tayo kukuhanin, bobo ka. Pero yung sa'yo, dahil nakapanig ka dyan sa tikbalang na yan, kinangina mo, diretso kayo sa impyerno. Huwag kang mangarap na magkakaroon ka ng upuan sa langit. Yama, huwag mo sila awayin, Yama. Okay. Ayan ko sa akin, Yama. Ganda gagawin natin, Yama. Ah, sige, boss. Paano gagawin natin? Humingi ka sa mga OFW ng pera. Okay. Magkano po target? Pang-humanitar natin. Magkano, boss? Mga 4 million, make it. 4 million sa mamis lang yon. Boss, mahirapan tayo dyan. Masyado po malaki yun. Mga tangaya mga yan. Yama. Sa bagay, boss. Ano sasabihin ko dahilan, boss? Sabihin mo sa mga vlogger natin na yung account ko eh na-frozen. Oo, na-freeze, boss. Na-freeze. Ah, na-freeze pala. Sorry. Na-freeze. Oh, tanga ka rin minsan, boss, eh, no? Mm-hmm. Bobo talaga tayo minsan eh. Huwag kang mag-alala. Bobo tayo minsan. Oh, tapos sabihin boss mo lang nag-approve yung account natin. Yama. Murahin mo si Aimee. Ngayon na. Okay. Sabihin mo, pinadala ko yung 4 million sa San Juan. Hindi, gusto mo sabihin million ko yung address? 10 million yun. 10 million. 10 million. May amnesia ka na. Bobo talaga ako minsan eh. Gusto mo sabihin ko yung address? Ganda. Sige, sabihin boss mo, ha? Hmm. Sa basta San Juan. Hmm. Sa lumang bahay ninyo. Ikaw ang nagbigay nun, ha? Oh. Ikaw ang nagbigay nun. Bayaan mo siya. Binigyan ko sa'yo. Binala mo dun. Ayos ba? Ayos, boss. Kopya. Maniniwala rin mga supporter natin dyan. Mayaman ako eh. Marcos ako eh. Tama. Pige Bara. Sabi dito, wala kasi mga pera. Oh, ganun na lang. Grabe ka naman. Walang ano pera. Ito, Yama, may sinasabi si Pangoys, oh. Sino ano kaya daw ito? Yama, Yama ikaw daw, nagnakaw ng sasakyan. Ay, opo. Meron, nakatimbre na nga ako sa HPG. Tinawagan na ako ng chewing ko na nasa highway patrol. Happy? Happy po, Pangoys. Hey, Yami. Yami, yung mga basher na yan, sabihan mo muna, message muna kayo kay Kulaong kung kakasa siya kay Yulin, 1 million.
Bakit? So nag-aksaya kayo doon na. Oh, dun, punta muna kayo doon. Oh, tanong nyo muna pera kung pera malaking kalembang niya. Oh, matibay siya. Oh, pera din to. 1 million. Oh, pagtsagaan niya na to. Diba? 1 million lang to. Pero laro lang. Game lang. Hindi. Ganito yan, Boss kaysa A. Nagpapagod kayo ng mag... yeah. Boss A, mas okay na yan na meron kang ino-offer na 1 million silang dalawa ni Yulen kesa yung magpaparinig siya na, oh, eto si Daddy, hindi ako matitis ito, magpapalipat to kahit kulay blue. Papalipat na kanil to. Ang ina na mo mulube. Ha? Talaga nang hihingi? Oo! Hindi siya direktang nang hihingi, pero oh, eto si Joe, magpapalipad to sa atin kasi kahit hindi kulay pula. Tang ina, seryoso talaga. Nung ako ang nandiyan, puro pula ang lumilipad. Yama, nakinig ka, Yama. Nakikinig ka ba, Yama? Yes, boss. Nakikinig ako. Gusto ko, banatan mo yung si Bongbong. Ha? Oh, anong gusto mo sabihin ko? Ah, sabihin mo na Bongbong sa akin kumukuha ng pera. Si Amy sa akin kumukuha ng pera. Si Melda sa akin kumukuha ng pera. Ibig sabihin, nasa akin nung kayamanan ng Marcos. Gusto ko sabihin mo ng live game na. Ngayon na, ay, hindi pwedeng hindi. Nangyayari. Nasa day pinapatag. Ah, yan. Alpa. Makinig sa akin, Alpa. Alpa. Yes, boss. Bakit, ma? Yes, boss. Sabihin mo, nahawak mo lahat ng kabahuan niya. Alpa. Yes, boss. Marcos ako. Galing pa sa akin. Nawawala. Nasa ano siya, nasa biyahe siya eh. Nasa, akala ko nasa kulungan. Nandito ako sa oblo. Alam mo naman yun. Ano ba? Nandito ako sa loob. Alam niyo ba, pero buhay mayaman ako rito. Na. Sila Warden. Hmm. Uy, bakit nakapokus ako? Gago, para madaling ma-identify pag i-demanda tayo. Buti ito, Manda. Kahit magsundo kami ng harapan ni butang ina. Ano ba? Siyempre, nanonood yung hayop niya. Yama. Yama. Mm. Yung mga mamis ko. Sabihin mo, ganito. Yama. Sige, boss, sumusubo kasi ako. Tuloy mo. Tatawagan ko sila, Yama, ha? Kailangan magpalutab sila ng pula. Kopya. Personal ko sila ang tatawagan. Yama. Video call. Sige lang. Umuha, Yama. Yes, boss. Ang ina-demanding ang hindi-let ng sweldo. Ang matawag ako personal, Yama. Gawa mo ng GC. Okay, boss, kopya. Nito, napaka-demanding. Okay. Basta pula lang, ha? Sweldo. Hindi pwede yung pin. Hindi pwede yung dilaw. Kailangan pula. Yama, magpapakita ako sa kanila. Tatubaga ko sila personal. Para hingan ko ng yung pang-humanitarian natin. Okay, boss, kopya. Okay, ha. Sige, tawagan mo lang sila. Oh, sa live mo, sabihin mo, magpalipad sila ng pula. Magpapakita ako sa kanila. Go! Yeah. Ako ngayon si Erwin. Yeah. Masyado na kayo natutuwa. Bye-bye. Takot. May labs, Karuba. Shout out. Nandiyan si Karuba. Ba't nawala si ano? Si... Ba't nawala? Ayun, no? Sabi dito,
Ah, sagutin lang natin. Delikado, wala pa naman kayo pang abogado. Tanga, ano, sino nagsabi ng walang pang gago, anong abogado? Hindi mo na kailangan ng abogado pagka si, ano, si Tekbalan. Mga engkanto ang kailangan dyan. Tanga, bobo. Sino daw walang abogado? Ano, abogado? Tayo? Tayo daw walang abogado. Panginan to. Low profile lang yung mga supporter namin dito. Bobo. Kanina po, ito hindi makain. Hindi makaintindi to. Sabi ko nga, magbibigay ako ng 1,000,000 para sa laban. Hindi ka ba makaintindi? 1,000,000 binibigay lang namin dito. Ganun ba walang pera dito? Kanina ka ba? Tama lang. Natanga ka talaga. Ang tanga mo. Kanina pa namin sinasabing magbibigay kami 1,000,000. Ibig sabihin, may pera kami dito. May pambayad kami ng abogado. So, bumalik ka doon at gamitin yung pagkatanga mo. Dahil dito, baka may tuwid namin. Baka mamaya magising sa katotohanan mo, putang ina. Mababawasan ang supporter na tanga. Sige, boss kami, continue. Ah, dali, continue natin to, ha. Ah, ito na. Ah, lalaban tayo. Magbangon tayo, lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy Francis. Oh, ayan yung mga nag-directed. Oh, yeah, directed by JC Brown Squad. Oh. Oh, nag-edit din si JC Brown Squad. Oh. Produced by, oh. Kalye Imahe, anak ng pating sino yun? Kalye Imahe. Ito yung mga sumulat, ha? Oh. Ano to? Busakal? Ano? Oh. Delikado Uno, Papa Boss Mel, Bakal. Rico Alfabeto, J Black, Rocky Rocha. Mahal ka ng Pinoy Francis Leo. Ayan ang mga nag-perform. Written and performed by MC Leandro. Respetados, AC, JC, Patricia. Nakapating. Ha? Ito, ito, ito. With the special participation of Sekiyama. Nakapating. Lisa Paris. Makmak Pablo! Ha? Oh, Macbert, Nick G, tsaka si Roel Quizon. Tangina, damay pa yung apo ni Dolphy. Grabe. Sa bayan na katotohan ay pagkakamali. Palaging mayroong liwanag sa bawat tumayo't tinawag. Nandiyan lang ang Panginoon para tumindig. Ang galing eh, no? Ang galing na ito pagkakagawa ng kanta. Ang laki ng impact na ito sa mga manonood. Ewan ko ba? Ewan ko ba? Sa huli daw si Yama, nakatawa. Oh! Nakakatawa. Oh. Ah, teka muna, total nandiyan ka na. Eto na tayo. Ha, ah, eto na. Yan. Yan. Oh, yan. Oh. Ano ba ibig mo sabihin dito? You ain't build me, so you can't kill me. Fuck your butt, small fucker. Bakit mo ba nasabi yan? Hindi, kasi ang tipo kasi ni Tikba, yung parang akala niya na pinasikat kita, binigyan kita ng pangalan, ako rin na magpapabagsak sa'yo. Walang ganun. Kasi una sa lahat, hindi mo naman ako pinasikat eh. Dahil hindi ko na ano na naging sikat ako dahil naging sekretarya mo ako. Hindi. Walang ganun. Ako ang nagpasikat sa'yo, king ina mo. Kung babalikan mo, oo, dahil ilang buwan lang naman siyang nakasama ng mga supporters niya. Dalawang buwan, diba? March, April, May 19 nung naano siya, diba? Oh, tapos pagkatapos nun, ako na yung nagdire-diretso sa whitey mo eh. King ina mo eh. Ako yung naging mukha mo doon, diba? Oo. Kaya yung ano niya, yung iniisip niya na
hindi niya kasi din matanggap talaga na merong mga supporters na sumama sa akin nung tinanggal niya ako. Normal yun. Kasi ako nag-angat sa'yo eh. Ako nag-ano ng pangalan mong hayop eh. Ako gumawa lahat ng mga dapat mong ginawa. Eh, kaso nga nakakulong ka, di ba? Yung pala yun. Di ba yun. Yung pala hindi, yun. Ako rin ang naglagay nung pangalan na yun, yung GAT FLM. Ako naglagay, ako nag-ano sa kanya noon. Nagbansag. Oh, ako nagbansag sa kanya noon, pati yung mga hashtag niya noon. Ako nag-ano noon kasi ako nga yung nag-iingay. 'Di ba? Okay, ganoon eh. So, daming galit sa iyo noon eh. Oh, wala ako pakialam diba? Sa kanila, pandemic hero yung ano ko. Yung boss ko. JC umakyat. Kumuha ng signal. Nasa ang bundok ba yan? Usapos. Ah, ito. Next. Kumuha ako ng signal. Signal eh. Joke. Computer ito. Matindi to. Di mo pwede claim na pinadala ka ng Diyos. Hindi ko na. May feedback. Yan. Pero may... Meron feedback. Okay na. Yan. Meron pa rin. Wala na. Wala ba rin. Mag-isa na lang ako rito. Multo na lang pag may umugong dyan. Yes, settings mo yan sa audio. Siguro naka-stereo yung ano mo. Hindi. Cellphone gamit ko eh. Naka-ano. Check mo yung ano mo. Baka dalawa gamit mo. Wala, isa lang. Isa lang cellphone ko, alam mo naman, nangihiram ako pag nagsiset tayo sa'yo. Sipatero ba yan? Atay ka muna. Pag nagsiset tayo ng Kulang Nation, tang ina, alam mo naman yung gamit na cellphone, hindi naman sa akin. Atay ka muna. Game. Paliwanag mo nga to, Yama. Okay na, okay na. Yan, okay na. Okay na, okay na. Di mo pwede claim na pinadala ka ng Diyos para sa kasanlibutan dahil nuknukan ka ng kademonyohan sa mga pinaggagawa mo. O bakit hindi ba? Hindi ba? Anghel ba siya? Ang mga tao nagkakagulo-gulo dahil sa kasinungalingan niya? Ang mga tao halos magpatayan? Ha? Magalit sa gobyerno, magalit sa NBI, magalit sa senador, magalit ka kung kani-kaninong mga nasa posisyon dahil sa... Oh, Yama. Yama. Hindi, kasi si Yama, ano na eh, design na as hindi papaniwalaan kasi, ano na eh, nasa punto na siya ng ano eh. Ganito, Yama, kasi galing ka dun eh, di ba? Baka isipin nila eh, galit ka lang dyan kay Idol, di ba? Hindi. At saka alam mo, ito yan hindi. Eh. Ako lang magpapaliwanag ako, para sa iyo eh. Alam mo pa? Hindi. Alam ko rin sasabihin mo eh. Wala akong pakialam kung maniwala sila o hindi sila maniwala sa akin kasi hindi naman yung oras ko yung maaaksaya sa paniniwala sa kulaong na yan. Pwede ba? Wala akong pakialam kung hindi sila maniwala. Baka bitter lang ako. Baka hindi lang ako magpapaliwanag dyan eh. Yama, mga nito sa Yama. Parang ganun na ganun yung mga narinig ko nun type na Yama, mga nito sa akin muna. Teka, nandito si Boss David ha. Oh, parehas dalawang ilagan nandito. Hello. Ayan na. Magandang madaling araw dyan sa Pilipinas. Magandang umaga. Magandang lalaki ka pa rin, Manong. Hello, David. Hello. Para sa buto. Mami Mam Vlog, shout out. Manong David. Oh. Manong, oo. May kakasa si Mike na boxing dito sa larangan ng YouTube. Ganun ba? Medyo i-promote natin. Tayo lang natin si Boss Mike magbigay ng signal. I-promote natin. Tulungan natin. Sino ba yung po-promote natin? Sino ba yung bata natin? Sige, sabihin niya na. Hello, Boss Mike. By the way, thank you. Pagpapakyat at maraming salamat sa iyo mga guests na mga kulaong leaders.
Oh, bam! Thank you very much for being together, JC De La Cruz, si Alfa Romeo, si Madam Yama, at si Leila Collins. Andi dyan para si Jen Norbin, mga sunod-sunuran kay Kulaong. Wala yung diyo naman, Daddy. For the long time. Ako at least sandali lang. Anyway, ano lang, joke lang yan ah. Baka maging seryoso kayo dyan eh. Atakihin kayo sa puso, mahirap na. Ito na lang gayanin si Kulaong. Tsaka ano, una, huwag nyo na lang pag-usapan si Kulaong kasi Kulaong life is, ano na lang, is our memory na lang yun. Mm-hmm. Ang magandang nagka-throwback lang, throwback. Bagay, di ko ito channel eh. Ang ganda sana pag-usapan yung si Baste Duterte na isa bang mayor ng local government ay karapatang murahin ng the highest leader of the republic na si BBM at pinagre-resign pa. Mm. Kung yun eh, gusto ninyo, pero yun eh, hindi ko naman topic. Tayo, alam mo, feeling ko nasasaktan pa rin to si Daddy David pag napag-uusapan yung idol niya. Ay, hindi. Huwag mo nang pasok yan. Hindi yan para dito. Kaya nga, huwag mo nang pasok. Kasi nasabi ko lang. Time naman si Boss Mike eh, na iba-iba naman yung mga topic niya. Pagpasensahin niyo ako kung ako'y lumabag sa inyong ano, yung mga regulasyon dito, lalo kay Boss Mike. Pagpasensahin niyo na. Okay lang. David, si Tumor nandiyan na. Welcome mo muna. Si Tumor. Tangang Lemor. Buhay pa ba yan si Lemor? Anak na kamon. Yes. Buhay pa pala si Lemor. Ngayon, mabuhay ka hanggat gusto mo at ng ano. Basta ano, yung... Pero sarap makipagkita kay Kulaong. Gusto nyo ba set up natin meeting? Pag-uwi ko ng Pinas. Pwede naman. Pag-uwi ko ng Pinas. Uwi uli ako sa Pinas. Set up nating meeting. I-appoint uli nating per secretary si Yama. Tatanggapin ka pa naman. Hindi na tayo, ayoko na. Sana kung hindi ko pa alam yung ano niya eh, yung buod ng, alam mo yun, yung pagkatao niya, kung ano yung ano niya, wala, hindi na. So ibig mo sabihin eh, buhay pa si Kulaong eh, inuud na. Kaya gano'n. Matagal na tayo, hindi pa tayo kilala niyan. Uud na. Oh, ganun ba? Uud na, kumbaga nag-doctorate na nga tayo eh. Yeah, pero... Dinaig ka pa eh. Pero hindi ko nakita yung panaginip ni Boss Mike eh. Inihintay ko yung panaginip niya eh. Pero iba na! Iba na! Oh, iba na? Parody na, Ninong. Ah, parody na. Pero parang tinalo mo pa si Kulaong sa mga ginto mo sa bahay mo. Boss David, Boss David. Boss David. Oh. Boss David, huwag ka na magandang nasasaktan ako sa boss ko. Ah, ganun ba? Ah, si Papa Trix Paleto. Hello, Papa Trix. Magandang madaling araw sa iyo, umaga, early morning dyan sa Pinas. Pasensya ka na, Papa Trix. Medyo nasasaling ko yung damdamin mo para kay Kulaong. Boss David, eh, alam mo naman, 24 hours na ako hindi natutulog, naglalive ako. Kahit tulog ako, naglalive ako, Boss David. Hayaan mo, utangin naman ni Kulaong yung kita mo sa YouTube. Basta, pautang mo lang. Yeah, budol na budol nga kayo eh. Kaya mga utak nila, pura budol na budol. Di ba? Eh, akalain mo nga naman, bakit mo ako pipiliting mag-aircon sa labas ng aking living room? Hindi naman to central aircon ang gamit ko. Walo ang aircon. Sa kwarto eh. Walo ang aircon, pero ang kwarto, dalwa lang. Pero walo ang aircon sa kwarto ba? Galing. Isosoli niya pa yung 10 star dahil di siya makapaniwala. Binatikos siya na bakit hindi ka mag-central aircon, Boss Idol. Galit na galit siya. Bakit ako mag-aircon eh?
walong aircon ko sa aking kwarto. Putay, dalawang kwarto lang pala yung putay na. Unbelievable talaga si Dr. Kulaong. Di ba? Si Yama nagpalaki, in-spoiled mo yan eh. Na-spoiled. Uy, kaya... isa ka rin. Tatay ako rin. Oo. Tangina na. Kung sino-sino ang binalatan yung politiko Yama ni Alpha eh. Nalimutan ko na eh. Si Alpha lang nakakaalam noon. Dahil kasi, alam mo naman ako, umiedad na ako. Kaya medyo nalilimutan ko na eh. Tangina, pinahamak mo pa nga ako sa judge eh. Dinimanda pa ako eh. Oo nga eh. Tangina. Ayop na yan o. Pero hindi, nagpasalamat din natin kasi so okay na, lang. Na-experience natin yung ganyang pangyayari sa buhay natin. Yes. The all diba? Experience is charged to our life. Kaya ganun kasi lang. Hindi mo mababayaran yan eh. Hanggat hindi mo napagdadaanan ng isang bagay, hindi ka matututo. Hanggat hindi ka nadadapa, hindi ka matututong bumangon. Oo. Pero... kaya malaki talaga ang impact niya ni, ano, ni Kulaong. Mm. Mami, ma'am, nandiyan na yung number ko. I-text mo. Alam mo ba, kilala nyo ba yan si Mami, ma'am? Si Mami, ma'am. Ano ka ba? Si Mami, ma'am. JC, kilala mo ba yan si Mami, ma'am? Si Ma'am Vlogs? Si Layla Collins ba yan? Hindi. Si Mami, ma'am, yan yung pinapuntahan sa akin sa Alabang. Oh. Tapos, nung nakita na mayaman, na may pera, pinapunta dun sa BJMP. Tapos, sinabi niya na, wag mo nang ipaalam kay Yaman na pupunta ka dito. Pinagdala siya ng kumot. Tapos, ang pinalabas, eh, parang gustong makipag, ano ni Mami Ma, makipag-eme-eme. Oh my gosh. Oo, kasi nangihiram sa kanya, kinabukasan ng kalahating milyon, hindi siya pinahiram. Lako. Buti na lang talaga, Mami Mams. May utak ka, hindi mo. Tangin ako, hindi, lipad yung kalahating milyon mo. Sigurado yun. Mm. Talaga? Umihiram? Oo. Utang ba yun? Di ba, pinasurvey niya sa akin, pinapuntahan sa akin. Punta ako. Andun, usap sila, iyakan sila sa telepono. Kasi ano nga eh, yung idol na idol niya si ano si Tikba. Tapos ano siya talaga na awang-awa siya ganito ganyan. Tapos di syempre kinakausap niya na nakuha niya na yung telepono, bla 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 bla. Nung nagkita na sila na nagpunta na doon, pinagdala ng kumot, ginawa ng issue na kaya siya gusto makipag ganyan ganyan. Tapos yung pala kaya ganun ang pinalabas. Dahil hinihiraman siya ng 500,000, di ba, mga kalahati, kalahating milyon, hindi niya pinautang, hindi niya pinahiram. Mm-mm. Isang tao pa lang yan, ha? Wait, there's more. So, ibig sabihin noon niya, ma, hindi gumana yung kanyang agimat? Wala, hindi. Ewan ko, mas may agimat yata ito si Mami Mami. Miss David. Yes. Hindi kasi nakatapak sa putik. Sa pati. Hindi gumana. Ayun yata yung kinukwento niya. Sa uling pa na. Sa uling pa na. Yung kinukwento si Kulaong eh. May nakausap na siyang babaeng taga-Alabang. May agimat ding kunat. Agimat daw, kunat, agimat, sabi niya. Ano ibig sabihin nun, Dad? Kunat, agimat daw yung hawak ng babae. Ah, kunat, makunat. Naku, parang gano'n na sinasabi ni Kulaong eh. May kunat, agimat daw. Hello, shout out, Mami Ma'am. Di ba? Ang dami, ang daming mga ano, kaya kung isa-isahin natin yung mga supporters, ako, abutin tayo ng ano dito, ng buwan. Parang sinasabi mo, marami talagang nadali, ha? Hindi, tsaka ayan nga yung hirap eh. Kasi kapag ka meron silang mga transaksyon, lalo na tungkol sa mga pera-pera, hindi nila ako sinasama. Ang sinasabi nila sa mga supporters na huwag mo nang paalam kay Yama to. Kasi para hindi niya na ano, yung mga pa-eme-eme niyang ganun. Hello, di niya ako madadala sa sweet talk niya, trilyonaryo. Ba't ko bibigyan ng 500K? Tama.
Sweet talker. Matalino, matalino. Eh, may ano nga, meron nga ano yan, kunat, ano yan, agimat, kunat. Sabi ni ano, sabi ni Kulaong. Pero alam nyo ba, mga Kakulaong Nation, yung kasama natin nag-iisa dito na may-ari ng plataforma rito, si Mike Cervera. Boss Mike. Boss. Ikaw pinakaunang-unang nabuto ni Kulaong, pre-boarding and lodging pala yun sa tirahan mo dati. Nagtabi sa akin. Tapos tinitingnan ko yung mga vlogging mo, bakit hindi ito napanaginipan ni Boss Mike? Yung pala, kaya doon nag-umpisa ang istorya. Kung ngayon na Boss Mike, ha? Revelation niya, revelation. Actually, alam naman ni Yama yan eh, dahil di ba, alam mo na yun eh, kung bakit, di ba? Oo. Anong alam ko? Anong alam ko? Nako, ya. Yung mga kaibigan ko na dinali ni Kulaong. Ah, oh. Oh, 'yun ang naging problema niyan eh. 9 million mahigit pero eh mo naman, 'di ba? Eh buti na lang, 'di ba? Wala, Mami Ma'am. Wala yung text mo. Andiyan yung number ko. Sabi ni Aling Roda, bakit kahit anong banat kay FLM, hindi siya marunong gumante? Bakit hinahayaan lang kayo? Ano 'yun? Pinapasuggest niya na lang. Tong ina, hindi gumante talaga ba? Ay, andali, andali. Mami, ano, Aling Roda ba yan? Andali, ah, may papalabas lang tayo dito, ha? Andali. Sige nga. Andali, nasan ba yun? Eto, eto. Ah, oh, Mami. Mami Roda, oh, makinig ka, ha? Eto yung idol mo, ha? Oh. Pili ko, moving na ako sa location where the humanitarian is. Konting katamiin ka, timing ka na. And then, I think I'm going to visit my nanang somewhere in the mountain. Sa likod ng tao, ganito. Daldal dyan! Sobrang puro ay daldal! Sige, dumaldal ka pa, hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Nakto. Oh, sige, magsalita ka pa. Hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatabilisin ko pang mamatay. Barado utak nyo eh. Sabi, dahil hindi ako. Putang ina naman eh. Pagagalitin nyo na naman ako eh. Minsan nila akong galit sa buhay. Putang ina, nakakulong ako rito. Sino may kasalanan? Ako. Kasalanan nyo. Nako, Ramse, alam mo. Hindi ka titigil. Hindi ka titigil magsalita. Hindi ka titigil magsalita. Hindi mo mapakinggan. Ito lang ang sasabihin ko, anak. Putang na, eh, magsasalita na kayo. Ako nga nagsasalita eh. Oh, tinana. Putang ina naman eh. Ang kulit talaga eh. Pagpipilitan nyo kasi. Sasabihin ko sa kanya, tumigil na siya sa paggawa ng mayan. Putang ina. Alam nyo ba na buhay ko na nakasalala yan? Eh, putang ina. Yung ginto-ginto na yan. Kapag nanaman niya, ano mangyayari sa palagay nyo? Pakinggan mo. Tapos na sana yung isip mo na Norman Mangusing, kung pinadalan mo na ng pera ng 2 million yung nasa Italy na Norman Mangusing na sumira sa iyo ang gusto niya yung umuwi. Yun ang pakisako mo. Alak, matuto ka namang mukanig. Kahit ang buhay hari. Paano ako makikinig? Paano ako makikinig sa inyo? Hindi niyo naman alam ang buhay ko. Alam niyo ba buhay ko? Alam mo ba kung bakit... Saan daw siya yung panggol niya dyan sa anak niyo? Putang ina, yung anak niyo nga nagdala ng mga dokumento doon kaila Chinchin. Wala siyang dinadalang dokumento. Oh, ayun na. Oh, yun na, yung mga dokumento, yung anak niyo. Totoo yun, nasa vlog ko yan. Yung sa mga hindi pa nakakapanood nun, hanapin nyo na lang. Ha? Yung pagdala ni Jam ng mga dokumento, yung mga peke, yung mga pineke, dinala doon kay Chinchin. At yung Chinchin na yon eh malapit sa akin. Kaya kung magtataka kayo, bakit ang dami kong alam, kung bakit ang dami kong alam kay Kulaong, kasi naiwan lahat yung mga dokumento na magpapatunay na loko-loko talaga. Oo, ha? Teka muna, nasa na si Aling ano? Nasa ba yun? Aling, nasa na ba yun? Roda, Roda. Wala. Ginagaya Roda. Lang daw yung boses. Parang AI yan eh. Ginagaya yung boses. Ina, mamatay ka man. Dali, dali. Aling Roda, huwag kang magpakamangmang. Nasa hindi, baka matagal bagong lang. Ano yan. Bagong supporter dahil hindi naniniwala eh. Ah,
Hanapin nyo po sa vlog namin. Nandoon po yung lumang-luma na yan na audio record. Eh, noong panahon na yun, wala pang AI. Oo, ha? Wala pang AI. Oo, Aling Roda, eh, nasa inyo naman yan kung magpapadala kayo sa pandalin ni Kulaong. Eh, wala kami magagawa doon. Oh. Ang intensyon po namin dito, eh, mamulat yung mga tao na mga naniniwala pa rin sa isang huwad. Sabi nga ni Boss David, eh, huwad. No. Eh kayo po bahala. Kayo po kayo na po 'yan eh. Hindi naman namin ikakamatay at hindi naman namin wala namang mawawala sa amin. 'Di ba? Pero hindi niyo po kami mapipigilan sa paglalahad, pagbubunyag. Kung ano talaga 'yung totoo, eto na nga 'yung mga kasama natin lahat dito sa taas. Puro po eto galing diyan. Sila po 'yung mga malulupit. Oh, tama. Kami ang nagtanggol sa idol nyo, ha? Kami nagtanggol. Ayong mga supporter na nandyan, sige nga, may kaya bang gumawa ng mga ginawa ni Tatay David, nila Boss Alpha? Yes. Lalo na kami, ako, ha? Meron, wala! Nasaan na ba si Alpha? Yung mga tapang nyo hanggang mikropono lang. Ah, oh, play na nga natin to para marinig ni Aling Roda. Mga boss, tatagalugin ko lang kasi Ilocano yan. Ulitin ko, ha. Jin. Wala kang dinadalang dokumento. Okay na yun. Yun, minura niya na. Oh, ibig sabihin nun, PI. Oh, PI ka. Sabing ganun sa nanay. Nanay na mismo yun, ha. Oh, tapos hindi nyo pa rin ito paniniwala. Ewan ko na lang. Oo. Oh. Sakbay na yung parawar na kay Jim Manila. Wala siyang binadalang dokumento. Pagtatanggol. Oh, yung sinabi niya, yung pumunta sa Maynila, kasabay noon yung mga dokumento, dala-dala. Kasi nga itong si Jam, itong si Norman, mga boss, iniimbestigahan na nung si Chin-Chin kung ano talaga yung tunay na pagkatao kasi pinagdududahan na. Eh, pakilala niya mayaman, pakilala niya Marcos siya, pero wala naman pera. Kung ano-ano yung mga pinagsasabi doon, tulad ng mga pinagsasabi niya hanggang ngayon na marami pa rin, marami daw siyang pera, siya daw yung taga magbubukas ng pera ng mga Marcos sa 1 volt, nasa ilong daw niya yung microchip, yung mga ganong kwento. Ilusyon. Ngayon, nagduda sila na kaya etong si Jam, sinuhulan ito mga kababayan para ilaglag yung kapatid niyang si Norman. At that time, eh magkaaway sila. Meron pa nga time yan na ginulpi nga yan si Jam, tanong nyo pa. Ginulpi sa isang panaderya dahil nga doon sa bakit daw yung mga kinikita ng bakery, ginagastos ni Norman sa pagsusugal. Eh nagagalit si Jam kasi nga wala nang pambili ng materyales, wala nang pambili ng arena. Ganun yon. Masusundan niyo yung mga vlog natin noon, nandoon yan, malayo na yung AI. Ngayon lang yung AI, noong 2020 walang AI. Opo, justify pa yung katarantaduhan ng idol. Boss Mike, pa po, pang tinanako na nga. Ah, Boss Tumor. Tumor. Oh, pagkatapos ng Boss Mike, paki-flex lang ako kasi may papak nagpariban ako boss Mike eh. Kung may pe-flex mo lang ako. Yan. Ah, oh, sige. Reply ko. Oh, reply ko lang ito ah. Ito pakita mo. Mike, ito pa. Sige, si mauna ka na. Mauna ka na nga. Ah. Okay, game, flex mo na. Oy, dami pera. Dami pera. Yeah, nakakit na lang ako, nakakit na na. Oh, pera ba 'yan? Pera ba 'yan, Limor? Boss Mike, Sir David, ipe-flex ko lang bagong ribbon kasi ako eh. Gusto niyo makita. Go push. Go. Bagong riban ka talaga. No. Ang galing ano. Wala po. Pasensya na, bagong riban ako. Pasensya na, ha? Kaya nagsasubero ako ngayon. Okay na, Boss Mike. Ah. Pero daming pera, oh. Sabi ni Golden na Takori, 140, ang galing ng AI nakakagawa ng conversation. Oo nga, hindi pa naman kaya ng AI yung conversation, Boss Aling Roda. Oo, 'di ba? Nakita ko kasi, sabi dito. Nakita ko kasi kayang gawin ni Mike magdrama ng kwento dahil ano?
Ay, basher mo yan, basher mo. Oo, ikaw naman eh. Boss Mike, individual basher mo yan. Para sa'yo pala yan eh. Oo nga, nakalatag ako ng mga ebidensya ng mga panahon. Pero, na yun, Aling Roda, gusto mo bang awayin ko si ano si Norman Mangusin para may balik sa kulungan? Hindi, ang tanong dito, baka mamaya si Norman Mangusin na yun, nagpapanggap lang na Aling Roda eh. Ay, sigurado. Diba? Oo. Eh, pakyatin mo kung siya nga yan. Oh, hindi siya. Aakit lang. Basta may kulay, may palipad kayo dito. Aakit talaga yan. Sige nga, pakyatin nga natin. Gusto ko shoutout sa inyo lahat. Aakit na. Dali, ano lang tayo. Yung libangan lang natin to, walang masyadong seryoso dito. Oo, ano lang. Tsaka yung mga ganyang bagay, hindi na talaga yung siniseryoso. Tangina, sira ang ulo niyan. Yama, love you. Alin yan, Dad? Wala, masisira lang ang ano eh. Oh, masisira utak mo dyan pagka sineryoso mo yan. Ay, teka pala. Nakita nyo ba yung ilong ni, no? Yung ilong ni Kulaong? Parang bahay ng bubuyog, no? Ay, tayo ito. Nandiyan ang, ano, nandiyan ang... Yami. Parang andito na yata lahat ng bumangga sa gobyerno, nasa taas na yata lahat. Oh. Ayun lang naman ang bumangga sa gobyerno. Ang ina, NBI, di ba? Inausap ako ng NBI, po, ang ina, patigilin mo yung David Villagan. Po, kinang ina nila. Sinisira nila ang imahe ng NBI. Yes, po, kausapin ko po sila. Eh, tuloy natin itong pinapalbas niya, no, ni Boss Mike. Sige, ayun, tuloy natin. Ninong. Yan ba yun? Oo, oh, man, nakita ko, yan pala yung pinagmamalaki niyang kayamanan ng Pilipinas. Nung sinum out ko, putang, inasum in, anak ng kamote, parang bahay ng bubuyog talaga. Oo. Oh. Eh, nandiyan sa loob, Boss David, yung ano, yung chips. Baka gusto mo, basagin mo yung mukha para makakuha natin yung kayamanan ng Pilipinas. Di, patikop natin niya siya, no? Tikop niya si Kulaong, balikulungan niya si Kulaong. Inahunting ko pa rin yan hanggang ngayon, eh. Wala pa lang akong chance. Hindi kami magpang-abot, eh. Then, dahil sa sinabi niya, he will be the one to kill David Ilagan. Pero, meron kami record nun, eh. Yan, hindi, hindi niya ako minanyak, putang ina, sa laki kong to. Mamamanyak ako. Ang laki ni Yama. Yan ni David nga, gasuso lang. Hindi naman, nagkantenga mo ako. 5'6 ako, ikaw ay 5'9. Ah, tenga ba, Dad? Sa bagay, naka-heels pa lang. Gusto ko nga, alam mo ba, Yama, anak, mas gusto ko nga hanggang kilikili mo lang ako dahil tapat sa ano mo. Oh, hindi talaga mabawasan yung kamanya ka nitong matanda na to. Eh. Kaya ang daming napapanin sa yung babae. Grabe yan, Boss Mike. Ha? Grabe, grabe. Yan po, yan po. Mo? Yes, Boss Mike yan. Doktor ko laong. Putaya na. Ano mo nun? Pareha sa kayong doktor, Dad? Eh, ano yan? Ano mo yung kulaong yan? Eh, ako, iba naman ako eh. Ayoko ipagmalaki yung pagiging medical practitioner ko dahil it's over. I'm done. I'm retired. Pero, Daddy David, ang laking sampal mas sa inyo. Mas matindi yan yung Boss Yami. Bachelor yan. Ay, hindi. Bachelor yan. Hindi ko nga alam eh. Tinatawagan ko nga yung PhD for 3 days. Oh my gosh. My goodness. Kami Rosalina, RK Arma. Ayan, mga solid yan. Putang ina, mga big time yan mga yan. Big yan, yan. Yeah. Ang ina sila, Mami Rosalina, yung mga KR. Nandiyan dyan si Ka Rosalina. Hello, Miss Rosalina. Big time na solid supporter ni Kulaong yan. From East Coast, yan. Buhay ang mga naging tanga. Minsang naging tanga. Kay Ate Balang. Diba? Tikbalang na ang tawag mo ngayon kay Kulaong, ha? Ah, tikbalang. Tikbalang. Ngayon ko lang narinig, ha? Tikbalang. Teka. Dali nga. Hindi, alam mo yun, may nakita akong vlog niya, sabi niya,
nagkamali daw siya na umakyat doon sa bukirin doon. Dapat daw siya nakatuksido. Diba? Para malaman daw ano. Anak ng kamote, oh. Si Kulaong talaga walang magawa. Sabi ni Onesan, ruina ng Japan. Sayang yung mga palipad namin. Hindi na. Ano na yun, Onesan, ruina? Huwag mo nang panghinayangan yung mga pinalipad nyo. $1,000, $2,000, $3,000, $5,000. Ayos na yun kasi nakatulong din naman kayo dun sa mga ano, dun sa mga natulungan noon na humanitarian. At parang, saka napasweldo kami nung mga panahon na yun. Parang hindi mo masabi ng ayos, ha. Dapat ganito yon. Huwag na kayong manghinayang. Oh. Dahil nakatulong din naman yun sa mga alipores niya. Oo. Sorry na kung hindi kayo nagpalipad nung mga panahon na yun, ha? Wala kami sasweldohin. Oo, oh, hindi nyo makikita yung magandang kuko ni Yama kapag di kayo nagpalipad. Wala sa pwesto, si Mary Ann namatay, si Inday Marie nakulong, si Manuel nakulong, si Leon nakulong, si Yama naghihirap kaya galit. Ay! Naghihirap. Gago! Kailan ako yumaman? Simple lang ang buhay ko. Katatapos nga lang mag-beach yan eh. Katatapos lang magdagat ng tao na yan, nagpakasarap nga eh. Eh talaga. Buksan niya yung mga mata niya. Na, eh. Wala nga nag-play dito mayama si ano lang, si Kulaong lang. Oy, boss, may kawag mo sasabihin na makalawang yung balat ko, ha? Oy, makinis si Yama. Makinis. Oh. Tingnan nyo na lang, ha? Nakita ko personal si Yama. Ang ganda. Hindi pa ako nag- hindi pa ako nag-gluta, girl. Hindi, sa totoo lang, maganda siya mo sa personal. Hindi, wala tayong ano dun sa physical na kaanyuan eh. Nang ina, pagtabihin nyo na lang kami kung sino mas mukhang kutis porselana. Hege! Hege! Palastik. Eh, tangina, makinis pa yung puwet ko kaysa sa mukha niya eh. Oo. Pinabi. Sabi ni Next Door, huwag na natin pakialaman na ng mga tanga tayo. Mga tanga din noon, nadaanan na natin yun. Tama eh, sana yun. Malagpasan nila. Oh. Nagsawa kayo dyan, no? Disclaimer, ha, dun sa mga tao na nandiyan, na naka-BG-BG, kung kayo po ay nasasaktan, iiyak nyo na lang din yan. Lilipas din yan. Makakayanan nyo po yan. Ganyan din kami noon. Diba? Kaya kita ninyo, bawal na bawal tayo na manood sa mga antay. Lalo na sa mga vlog ni Boss Mike. Bakit? Kasi once na na-standby ka, na-focus ka doon sa mga video ng antay, Kulaong, ang ina, magigising ang diwa mo, Brad. Inaaway mo nga kami nun. Oo. Hindi lang naman ako umaway sa inyo, pati sila Alpha, tsaka sila Tatay David. Yan, lahat, lahat. Mami and of your shoutout, Hepe Poray, Langya, Sekyama, grabe, poging-pogi ka sa boss mo. Dati, kasi akala ko talaga Richard Gomez yung datingan niya. Kasi yung balat niya, para siyang punong kahoy, parang Nara. Tall, dark, handsome, ah. Oo, tangina, talagang ganun yung tingin ko sa kanya. Lalo na pagka naka-ano siya, naka-forma siya, talagang pogi talaga ni boss. Ano yung forma? Yung merong ano, may scarf sa kainitan? Oo. Tapos hindi pa yun eh. Ang nakakaloka dito, yung kaninang pinlex ni Boss Mike, puta naka-ribbon. Naka-ribbon? Ah, hindi. Hindi ba yung... Necktie hindi niya? Ba, hindi ba tayo? Hindi ba tayo? naka-ribbon ng ano, ng kulay pink. Oh my gosh. Ganun pala. Grabe, no? Sabi ni Ako Bis, bakit sila Cortez still naniniwala kay Kulaong? Oh, syempre, ano ka ba? Eh, naghihirap na si, ano, si Rex Cortez eh. Wala nang money. Wala na pong pagkakakita si Rex Cortez. Wala nang publicity. Wala nang makuwang project. Syempre, sasama na lang siya sa mga tikbalang. Kaya, dahil mukha din naman tikbalang. Oh, di ba?
Sabi ni Michael, oh, sa sobrang bad trip ko kay Yaman oh, noon, kala ko talaga lalang pag-asa magising. Hindi kasi ano kasi Michael eh, ganito kasi yan eh. Siyempre, at sabi, ito nga yung sinasabi ko eh, na mas okay pa na yung mga naging kalaban natin noon, noong unang bagsak, noong unang pahina. Noong unang labanan. Noong unang labanan, totoo yung labanan eh. Totoo talaga yung labanan kasi may kanya-kanya tayong paniniwala eh. Yes. Kumbaga, ang ano dito, ang mahalaga dito, ano yung ending? Ano yung finale? Ito yung finale, ha? Kaya kayong mga natitira dyan, whether you like it or not, kinangina nyo, magigising kayo sa katotohanan, sa tamang oras, sa tamang panahon. Kami lang ba? Dapat sila din. Magising din sila. Sabi nga, laging ang bukang bibig ng ating ipinaglalaban noon, history repeat itself. So, uulit at tutuulit lang din na kahit madagdagan yung mga tungaw, yung mga tanga, yung mga sungak, yung mga mangmang, yung gunggong na naniniwala dyan sa tao na yan, darating at darating yung araw na mawawakasan din yung ginagawa niyang panlilin lang. Yeah, ko nga eh, no? Ganyan, parang ganyan yung nangyari din sa amin eh. Bakit pinayagan ang kamulik na tumakbo sa pagkasenador sa FLM? Bakit anong legal ang nakita nila? Tarantado ganito. Kahit ikaw, pwede kang ano, pwede kang tumakbo. Basta nasa tamang edad ka. Aling Roda, hindi naman kasi huwes, hindi naman husgado ang kamulik. Magkaiba yung kamulik tsaka yung husgado. Kaya pwedeng tumakbo. Ang daming nakakulong dyan eh. Tumatakbo pa eh. Aling Roda, kung ikaw naman si FLM, ano, minsan wag mong, ginagawa mo kasing mangmang lahat yung mga sumusunod sa'yo. Di ba? Kaya nagiging mangmang lalo yung mga tao eh. Imbis na itama natin yung tamang dapat nilang paniwalaan eh. Ayan tuloy, kita mo, nagiging mangmang. Eh, mangmang din pala itong taon to kasi kapag dyan po sa kumalik, ako po pwede nga akong mag-run ng senator. FLM din ang gagamitin ko, Francis Leon Marcos eh. Kasi nakalagay doon, aka, tandaan niyo po yun, as known as. Eh, wala pong pakailan kung anong history ninyo. Dahil kung kayo inuwisans lang sa election, papayagan kayo ng ano. Dahil yung karapatan ninyo. Ganun lang po yun, Aling Roda. Hindi po namin kayo binabatikos, pinapaliwanagan lang namin kayo. Salamat po. Ito naman. Ang pinali ay lumaya at napawalang sala si Boss FLM at napasinungaling. Mali! Mali yung ano, pinaparating sa inyo. Ongoing pa rin yung kaso, umaaten pa rin ng ano yan, hearing. May ano hearing ba? Pa po, meron pa pong hearing. Kaya po napawala ng visa yung kanyang aliases ay dahil po sa lahat po tayo po pwede tayong gumawa ng alias na pangalan. Ako, pwede kong gamitin pangalan ni Mike Cervera kung gusto rin. Saka Mike, saka simple lang, no? May pag-iisip kayo, may pera naman kayo. Bakit hindi kayo magtanong sa kinauukulan? Pumunta po kayo mismo, diretso po kayo doon sa hukuman. Magtanong po kayo. Diba? O kaya magtanong kasi, sila. Kesa inaksaya niyo yung may pera naman. Pang ilang 50,000. Pag hindi pa kayo na... Hindi, ganito na lang. Turuan po natin ng tama, Boss Alpha. Meron po tayong FOI, the Freedom of Information. Ilagay niyo po yung case number at ipapaalam sa inyo po ano ang takbo ng kasong hinaharap ni Kulaong. Nandoon pa rin po yun. May mga information pong ibibigay sa inyo kasi public information po yan. Pero kung sadyang nagbubulag-bulagan kayo, talagang niloloko niyo yung sarili niyo, eh wala na po ang magagawa niyo. Umuhay na pagkataon niyo yung ginagawa niyo sa inyong sarili. Diba? Kaya na ipaliwanag namin ito, hindi mo kami paniniwala. Ano pa pag magagawa namin kung ignorante kayo sa pamumuhay dito sa SOCMED. Dito po, sabi ko nga sa inyo, galing kami dyan. Nandiyan kami sa loob. Alam po namin ang lahat ng kalikot din sa lugar na yan. Lumabas na lang po kami dahil naliwanagan na po kami. Ngayon, kayo nandiyan, siguro aabangan na lang namin na darating yung time. Nandito na rin kayo sa amin, tabi. Yan, di ba?
Kasi kahit anong ipaliwanag sa amin kung baluktot ang inyong isipan, useless. Diba? Hindi naman po kami nakipaglaro sa mga batang isipan. May mga professional dito at may sariling pag-iisip. At normal po ang aming isipan. Hindi po katulad ninyo na siguro normal ang inyong isipan pero ginagawa ninyong abnormal ang inyong pagkatao at ang inyong isipan. Gusto naman nila yan eh. Diba? Kahit anong pasapan. Mag-alala, ganyan din tayo noon eh. Matigas tayo eh. Ang ina para tayo mga buko na... Yang ginagawa mo na yan? Wala yan. Tatawa na lang. Mas matindi. Mas malala yung nagawa na. Mas malala pa. Aling Roda, maniwala ka. Hindi mo kayang tumbasan kung ano yung nagawa namin, ha? Kaya wala karapatan na pagsabihan o diktahan kami kinang kina mo. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ah, ito, maganda tong sinabi ni Boss Teresita, si Ron. Magbayad sila ng abogado para alamin ninyo yung totoo kasi ganon yung ginawa namin. Kaya kami nagising. Kasi hindi rin kami naniniwala sa hearsay lang. Yun ang totoo. Oh, totoo. Ganun naman dapat. Gumawa. Isa na nanay natin, Boss Alpha. Biglayin natin, challenge natin si Kulaong. Sandaang kabambigas lang na 50 kilos. Biglaan. Ah, ito pa, no? Bakit ba kayo yung nakilalabas niya? Bakit hindi niyo papuntahin si Kulaong at Pacquiao dito? Bakit kayo ang inuutusan niya? Yeah, bakla ba siya? Takot ba siya? Dapat dito si Kulaong. Siyempre, ano ba? Nandito yung mga mukha na sasampal sa kanya ng katotohanan eh. Kayo naman. Hindi, pagkakataon mo na to, malaya ka, pwede kang gumamit. Umakyat-kyat, magpaliwanag ka sa sarili mo. At andito naman si Boss Mike na magpapakatotoo sa lahat ng sasabihin mo. Di ba? Correct. Takot ka kasi sa mga ginawa mo. Takot ka sa ginawa mong multo eh. O ngayon, ang ginagamit mo yung mga support. Maawa ka sa mga supporter mo. Ginagawa mong tangay ng tao yun eh. Umakit dito at sabihin mong Marcos ka. O ito lang naman katapat mo, si Boss Mike eh. Ay, ako hinahamon. Sige nga hinahamon. Ano yan o? Ewan ko lang, ha? Sagutin ko to, ha? Sagutin ko to. Sagutin ko to. Nakita ko yung mga old picture na nag-umatarian kasama yung mga matandang lahi ng Marcos. Bata pa si FLM nun sa picture. Oh, biktima rin kami nun. Ito. Alam nyo ba yung kwento rito? Yung sa mga picture na kasama si Fortuna? Alam nyo na yon? Sige, kwento mo. Oh, hindi pa. Pakihan mo lang. Klaro. Sige. Ito yon, ha? Kasi si Norman Mangusin, mga kababayan. Rinig po kayo. Opo, ha? Si Norman Mangusin, yan ay talagang gusgusin na... Ganyan na talaga itsura niya mula pa nung bata pa. Ngayon, kinuha siya ng isang tao na itago natin sa pangalang JP. Oo, ha? Itago natin sa pangalang JP. Parang inampon siya, parang kinupkup siya kasi nga madungis, parang palaboy-laboy nung kabataan niya. Diyan sa Baguio, dinala sa La Union. Dahil yung JP, taga La Union. At yung JP na yon eh, ang hanap buhay, eh, minero, yan, minero. Tawag dito, mining? Yan, So, gold treasure, nag-ano ng treasure ng ito. Oh, treasure hunter. Yan. Oh, ngayon mga boss, eto na. Eto na, oh, eh, kahit nandito si Kulao, eh iyan natin sa mukha niya 'to. Oh. Ngayon nung nakita nitong si JP na may potential itong si Mangusin. Kinupkup niya, tinuruan niya hanggang sa magaling eh, magaling talaga si Mangusin. Madaling maka-pick up din. Ngayon, nung natuto kay JP, ang ginawa nila, nagplano sila na palitan yung pangalan.
Ah, ayun yung sinasabi niya na nung 17 years old daw siya, eh doon na ano, doon na namulat na bigla na lang daw siyang barkos pagising niya. Ngayon, nung naisip nitong si JP at gawin nga na Marcos tapos etong si Fortuna, nasaan ba si Aling Roda? Makinig ka. Si Fortuna kasi wala nang masyadong dumadalaw diyan at nasa ospital lagi. Ngayon, etong si ano, si Norman Mangusi naging nagkaroon na ng ano ng birth certificate na Francis Leo Marcos. Pinuntahan ngayon nila, planado to mga kababayan ha. Pinuntahan nila si Fortuna sa ospital at nagpakilala doon na siyempre ano na mahina na rin ang memorya ng matanda. At natuwa dahil may dumalaw na nagpapakilalang anak daw sa labas ni Pacifico, na Marcos siya, na hinahangaan niya yung pagtulong niya. Malabo na rin mata, hindi nakitang ganun yung itsura. Siguro kung malinaw na linaw pa yung mata tulad ni Madam Imelda na hindi naniwala kasi ganun yung itsura, malamang hindi niya nabudol. Ibig sabihin mga kababayan, nauto niya na mag-humanitarian sila, magbabangko si Mangusin ng pera, pero kailangan maging end sila. Dalawa yung pangalan. Sa bangko kasi, pwedeng end or, di ba? So, dalawa yung pangalan nila. Francis Leo Marcos and Fortuna Marcos. So yun, mga kababayan, ginagamit niya yon na kita nyo legit akong Marcos dahil magkasama kami ng tita ko na si Fortuna. At yun na rin yung nakikita nyo ng mga picture na photo ops niya na namimigay sila ng mga bigas kasama si Fortuna. Yun po yung totoong kwento noon, mga kababayan. So sana, maisip ninyo na baka naman tahi-tahi, maisip na naman ninyo, tahi-tahi ko na naman to. Hindi ko kagad maiisip yan. Oo. Dahil yan yung totoong kwento, mga kababayan. Oo. Ngayon, lumawak na ng lumawak, nagamit niya na yung requirements na yon na magkasama sila ni Fortuna hanggang makarating sila sa pag-humanitarian ni Secretary Puno na dating Chief Justice. Ibig sabihin, pati si Chief Justice, nadali rin niya, napaniwala niya na pamilya siya ng Marcos. Hanggang yung perlinyan na humanitarian ni Puno, ginaya na ni Mangusin. Pero ang original ay yung kay Puno, yung kay Mangusin, bogus. So ginamit niya, ginaya niya yung ginagawa ni Chief Justice Puno sa pag-humanitarian para naman magmukhang legit. Dahil papakita niya yung mga picture nila na magkakasama sila ni Secretary Puno. May kwento yan mga kababayan, nasa vlog natin. Na magkakasama sila ni Chief Justice Puno. Ayun mga kababayan, naging mukhang legit si Norman. Hanggang yun na yung ginamit niya na ang dami niya nang nilokong mga tao yung iba na namatay na. Dahil kadalasan ng mga niloloko niya, yung malapit na sa final. Napansin nyo ba, puro matatanda yung mga dinadali niya? Kasi pag nagkaroon ng kasuhan, ikakakamatayan na nung taong niloko niya. Doon sa kamay, may lumapit sa akin before yung ano, yung Berenbus ba yun? Yung nasa Amerika. Yung ang condominium niya, ibinenta ni Lepen. Oh, isa pa yon, di ba? Oh, matanda diba? Na rin yun. Si ano? Kilala ni ano yung Papa Prix. Kausap ko yun, parang umihiya. Andali, ha? Ito yan, mga kababayan, yung picture, meron buti, meron pa si Papa Prix, oh. Oh. Yeah. Ayan, mga kababayan. Ayan, nakita nyo. Ito si Fortuna, nandito sa unahan. Ayun, si ano, Mangusin. Nasa likuran, namimigay sila. Yan yung kwento kung bakit na-associate si Fortuna kay Mangusin. Ginamit ni Mangusin yung pagkakataon na wala nang dumadalaw sa matanda. Dahil nung panahon na yan, ang mga Marcoses nasa Hawaii. Yan po yun, ha, mga kababayan. Eh, sana naman, ano, sana naman, maliwanagan yung mga isip ninyo. Di ba?
Sabi ni Kenshin Himura, hindi mo kayang saksihan sa korte yan. Eh kaya nga nandito kami sa social media at kami pupunta sa korte. Bakit hindi kayo pumunta sa korte? Di ba? Nasaan ba siya? Nasa social media. Nandito rin kami sa social media. Ganun lang yon. Kasi yung kamangmangan ninyo, yan ang problema natin eh. Yes. Diba? Hindi pa ba, hindi, ito na lang ha, hindi pa ba saksi, tatlong taon na kulong, di ba? Sa kulungan, wala na sa korte. Inilagay na sa kulungan. Tatlong taon, di ba? Oh, kaya lang naman nakalabas, nagpiyansa. Di nasa korte pa rin, di ba? Oh, bakit mo kami ipapupuntahin ng korte? Yung kulaong mo na lang, di ba? Mag-absaya ng panahon sa korte. At siya yung babalik at babalik ko sa hearing na yun. Correct. Kami kasi dito, enlightened lang kami dito. We are just enlightened yung kaisipan ng iba. Hindi para siraan yung inyong kulaong. Yung katotohanan na gagawa at sinasabi. Galing kami dyan sa loob eh. Pinagtanggol namin yan. Diba? Eto so, pa boss. Isa pa. Nasaan na yung mga kotse, mga bahay, mga pinagyayabang niya, yung mga pinakikita niya na kanya daw? Sige, pakisagot. Kung nasaan na. Kasi hindi naman kanya. Lahat ng mga pinakita sa inyong pag-aari niya ay hindi po kanya. Hindi kanya yung mga boss. Alam ni Yama yan. Yung bahay na pinapakita niya doon sa Green Meadows. Yung busi-busina. Props lahat yun. Yung sasaludo kunyari. Props lahat yun. Tao ng kilala naming tao kung sino may ari nun. Yung bahay na sinasabi niyang kanya, inuupahan niya na lang yon. Alam din ni Yama yan. Alam ng lahat yan. Hindi kanya yun. Walang pag-aari yung idol ninyo. Huwag kayong magpauto. Ang pag-aari niya, kayo. Kayo ang pag-aari niya. Nakuha niya yung emosyon niyo. Nakuha niya yung tiwala niyo. Nakuha niya. Masakit man sabihin to ha. Nakuha niya yung kamangmangan niyo. Mga kababayan. Eh, baka nga itong mga nagtatanong na to, mga degree holder to, baka bachelor pa kayo, nakapag-aral kayo ng maayos, ha? Diba? Nakapagtapos siguro kayo o may pamilya kayong maayos. At the end, eh, magiging tanga rin kayo. Diba? Ang pangit. Ah! Pangit sa boss! Yung nakikipaglaban yes. Daw sa social media, yung doktor, yung si ano? Sino to? Yung matanda na babae. Kilala mo yung Yama? Kilala mo ni Papa? Ha? Oh, dentista ba yun? Ah, si Dr. Early, si Early. Oh, Ancheta, Ancheta. Ancheta. Si Early, Ancheta. Hindi naman Marcos. Tsaka hindi naman doktor yun. Si Early na pinating na namin yun. Hindi naman talaga doktor yun eh. Peke din yung boss, yung pinaniniwalaan mo, Peke. Nako, Diyos ko. Isa rin bodol yun. Isang bodol. Mga kasagot yun. Kaya na. Tsaka ito na lang. Sabihin na lang natin na nagpapakilala, milyonaryo na lang, don't go to the billion, don't go to the trillionaire. Kung isang taong milyonaryo, hindi na kayo, hindi na siya aasa sa inyo. Hindi na aasa sa inyo mga supporter kayo. Siyempre, tumutulong siya dahil yung perang itinuturo niya galing sa inyo. Simple as that, plain and simple. Dapat naman gamitin yung critical thinking nyo. Kung wala kayong critical thinking, kawawa naman kayo. Ganun lang po yun. Yes, sir. Sagutin ko lang ang dalawa, si Aling Roda ulit, tsaka si Mams Vlogs, ha? Ah, sige. Mams, antay ka, 3 to 6 months. Bantay ka di ha? 3 to 6 months. Sabi naman ni, sabi mo mahirap lang siya, bakit may pambayad ng upa sa Green Bay? Eto yan ang kwento. Lahat yan alam ko! Bakit? Kaibigan ko po yung nadali niya eh. Na si, kaibigan po namin yun. Yung si Brenchong at saka yung kapatid. Ha? Eto. Itong si Mangusin, kwento ko rin sa'yo para maliwanagan ka. Alam mo, kahit isa lang yung maliwanagan dito sa sinasabi ko pag-aaksayan ko ng panahon. Eto yan ha. Si Mangusin, alam mo yan, amuyong yan sa kasino. Totoo yun. Amuyong yan. Yung mga pagka may mga big time doon, masamasay sa likod, ganon. Ngayon,
Oo, ano niya, na-meet niya si Brent Chong doon. Banggitin na natin si Brent Chong. Ah, na-meet niya doon. Eh, big time si Brent Chong. Eh, pag nagsugal yan, eh, ah, mali-maleta ang pera niyan. Oh, ngayon, mga kababayan, alam nyo, magaling yan si Mangusim, mambiktima. Magpapakilala na yan ng ganito, mamumuhuna na yan ganyan. Gagamitin niya yung ibang tao para madikit dyan sa tao na yan. Alam ni Yama yan, alam nyo yan. Ngayon, nakuha niya yung loob ni Brent. Oo. Na may naipagawa, oh, na parang nag-volunteer si Mangusin para dun sa isang problema na meron si Brent Chong. Na si Brent Chong, pag nagawa mo ng pabor, ha? Tatanawin niya yon na utang na loob habang buhay. Okay? Ngayon, dun na yon nagsimula na mapalapit hanggang sa dumikit na lang dumikit hanggang nakarating sa Green Meadows. Nung una, sa bahay yan ni Brent Chong nakatira. Na dapat yung bahay na yon, yung sinasabi niya, eh, ibibigay na dun sa tauhan ni Brent Chong. Bibigay lang sa tauhan ni Brent Chong na buong buhay na naglingkod sa kanya. Kilala rin namin yon. Ha? Ngayon, mga kababayan, inagaw ni Mangusin yung posisyon na siya na yung nando doon, akala mo kung sino na, ganon ang nangyari doon. Kaya yung tanong ninyo na kung bakit may pambayad, kasi nakuha niya na yung loob ni Brent Chong, lahat ng pera na pinapakita niya, pag-aari ni Brent Chong. Sabi ni Kenshin ni Himura, parang barkada mo lang ba si Brent Chong, pre? Barkada ko yung kapatid. Okay? Kapatid mismo. Kapatid. Oh, kapatid. Tsaka, sa labas, ha? Kapatid. Boss Mike, sabihin mo din sa kanila, kaibigan ninyo ang abogado ni Brent Chong. One of the associate company lawyer ni Brent Chong. Kaibigan nyo. Boss, hindi lang kaibigan. Si Brent Chong, yung mga barkadang iba, yun yung barkada na barkada ko. Ayun. Nyo, ang barkada namin, ang barkada ko, si yung kapatid. Si Brent Chong, barkada ng mga ibang mga barkada. Kaya kayo, mga pinagtatawanan lahat ng mga magbabarkada, nakakilala mismo ni Brent Chong. Yung isa doon, abogado pa ni Brent Chong. Okay? Oh. Huwag nilang i-mention ang pangalan. Oh, hindi na kailangan i-name drop kasi hindi naman tayo tulad ni Mangusin na lahat na lang nini-name drop. Diba? Oh. Para magkakang legit. Mm-hmm. Oh. Diba? Eh, sa tagal nating nakikipaglaban dito, kung ano-ano sinasabi natin, eh bakit natin dito pa rin tayo? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit hindi ako binabanggit ng idol ninyo? Tanungin nyo, bakit? Bakit? Eh kasi alam ko lahat yung totoo. Lahat ng nakapalibot na magpapatotoo na kung gaano kasamang tao yung idol nyo, eh, nasa environment ko. Diba? Kaya, nako, kung ano lang ninyo yung mga vlog ko, mga boss, sige, matatauhan talaga kayo. Nandun nakalatag-latang ebidensya. Kasi, bakit kasi si hindi ako lang ninyo ang papuntay niya dito at mag-comment, eh. Pero, napapagod siya. Diba? Siya dapat ang pagsalitahin dito sa amin. At i-correct niya. Bakit? Tawagin mo na. Oh, tawagin nyo na dali. Tawagin nyo na. At papuntahin mo dito. Hindi yung kayo ang ginagamit niya. Kawawa mo lang kayo. Kayo tuloy magpupukamit sa amin. Oo, kasi alam mo, Kenshin, kahit anong, lahat itanong mo sa akin, masasagot ko yan. Kaya lang, palagtaw-laktaw yung tinatanong mo eh. Hindi mo muna aminin yung sagot ko na totoo bago ka lumaktaw ng tanong. Sagutin mo muna kung totoo yung sinasabi ko, pangatwiranan mo bago ka lumaktaw ng tanong. Tsaka ako sagutin lahat yung mga sinasabi mo, tinatanong mo. Sabi, hindi ako naniniwala sa vlog mo kasi panaginip mo lang yun. Alam mo, hindi kayo mai-entertain. Kailangan natin social media, ma-entertain naman. Pamamaraan natin yun eh. Di ba? Pamamaraan natin para yung mga tao, makakuha ka ng attention para panoorin, para mamulat sila. Kung matalino kang tao, magigets mo yung mensahe nung panaginip na yon. Pero kung ikaw, mangmang ka, hindi mo talaga magigets. Baka,
Baka siya naman ang natutulog sa pansitan, dita. Naku, mga boss. Ang haba na pala ng oras natin. Oh, naku, almost 3 hours na. Almost 3 hours. Maraming nakikinig. Maraming siguro yung kalahati dito dahil galing sa kampo nila. Baka pinakikinig ka pa rin, dita. Maganda rin yung nagiging pagiging usapan. Parang makatulong din sa kanila, diba? Kung may tanong nyo, kita nyo naman, we are just sinasagot po namin ng maayos, hindi po filosofo. Eh kasi kayo, minsan dyan, filosofo po yung pagsagot nyo. Pero kita nyo naman kung paano magpaliwanag si Boss Mike dahil intindihan na taat. Diba? So, be professional. Hindi po tayo na pinanganak na habang buhay ang pagkabata. Oh, Boss Alpha. Boss Alpha, putulin kita. Yes. Tama yung sinasabi ni ano, sinasabi ni Boss Alpha. Alam nyo, yung mga naniniwala kami, no. Hindi ho kami basta-basta tao. Hindi ho kami basta-basta tao. Baka akala nyo yung mga ano lang kami, diyan-diyan lang, hindi ho, ha? Oo, pero hindi naman kailangang ipagsabi, hindi kailangang ipagsigawan, hindi kailangang ipakita dahil yung mga totoo na mga tao na hindi basta-basta, hindi yan pinapakita yun. Ginagamit yun sa oras lang na pangangailangan at pagkakataon. Ganun po yun. Oo, Jesse Pinkman of FLM for PTA President. Oh, malamang nga si, ano? Ah, si... si Limor daw yun, yung ano, si... nandito si Tomor. And Etat de Leon, New York. Ikaw naman eh, late ka lagi. Oh, boss, magpahalan mo tayo. Boss, hindi ka ba, kasi kahit, hindi ka ba naka, Boss Mike, hindi ka ba nakakapasin? Ilipat natin kay Yama tong live. Okay, tuloy mo na. Kasi isang tuloy na natin. Na lang, kasi, oo, tuloy mo na. Kasi isang bagsakan na lang ito na hindi na natin inuulit. Oh, sige, parang tanong pa. Sasagutin ko. Sasagutin ko. Lahat ang gusto nyo malaman, sasagutin ko talaga. Bago sa yung tanong, Boss Mike, ano-ano mo ba si FNA? At napakadami mong alam kay FNA. Ano ka ba siya? Kababata mo ba yan? Ah, ganito yan. Oh. Ang kwento. Ah, oh. Yung kanyang panaderyang pinasukan ay matalik kong kaibigan. Okay. At yung panaderya na pinasukan niya dito sa may Valenzuela ay katabing bahay lang namin. Kaya madalas naming nakikita yung mga yan. Siyempre, hindi naman lahat eh, pwede mong pansinin, di ba? Oh. Ngayon, siyempre, ang magpapatotoo dyan, yung employer niya, yung may-ari ng panaderya. Oh, kaya nga yung mga kwento ko sa inyo, minsan nahuli yan, nagmamasa ng arena. Paa ginagamit. Oh. 'Di ba? Oh, ngayon, mga kababayan, ayun, isa na 'yon na points na 'yon. Isa pa, meron akong malapit na kaibigan na mga nagoyo niya rin diyan sa Caloocan. Binanggit niya naman na 'yung pangalan, 'yung Chinchin. Dito po 'yon, ito ha. Eh parinig ko sa inyo. Mag-usap. Hanggang sa mamatay ako, hindi kita kakausapin. Dali ha, dali. Hindi nyo pa, putang ina lang. Hindi nadalang dokumento. Okay na yun. Isulat din na ni Panigay. Sakbay na yung parawar na kay G. Manila. Wala siyang dinadalang dokumento. Pagtatanggol nyo pa, putang ina lang. Ako na nga. Kayo, yung Norman Mangus. Huwag na tayo mag-usap. Hanggang sa mamatay ako, hindi kita kakausapin. Ay mo tumigil eh. Pinagtatanggol yan, ako na. Sino ba mas mahalaga sa'yo? Ako yan. Pareho kayong anak. Putang ina. Walang itulak si kain at walang itulak. Putang ina yan. Walang itulak. Nabigil po. Putang ina. May putang na wala akong kadugong Judas. Oh, dito yan. Dito. Baka dito yan. Inayo. Isulat din na ni Panigay. Sakbay na yung parawar na kay G. Manila. Wala siyang dinadalang dokumento. Pagtatanggol niyo pa. Dito. Bakit siya nagtanggol niyo? Paano ako makikinig sa inyo? Hindi niyo naman alam ang buhay ko. Alam niyo ba buhay ko? Alam mo ba kung bakit? Saan daw sinang panggol niyo dyan sa anak niyo? Putang ina yun. Yung anak niyo nga nagdala ng mga dokumento doon kaila Chinchin. Yung Chinchin. Oo, yung Chinchin. Binanggit niya mga kababayan ha, sa mga nandiyan dyan.
binanggit niya yung chin-chin. Yung po yung malapit sa akin. Kahapon nga tumawag, tawa ng tawa. Oh. Ngayon, mga kababayan, tumira yan dun sa bahay ni Chin-chin. O, si Kulaong ba tumira sa bahay nyo? Oh. Kung makikita nyo yung mga post niya na may daladalang barel sa lugar, eh pinakita ko yun sa vlog ko. Yung mga picture niya noon. Nakita nyo ba yun? Nasa vlog yun, nasa vlog. Ngayon, mga kababayan, dun yung tumira. Palamunin yan, kaya nga nagtaka. Kaya inimbestigahan niya nila Chin-chin kung ano talaga tunay na pagkatao. Kasi naihiwagahan sila. Oh, yun po yun. Oh, Boss Mike, pakita mo picture. Hanapin natin ha, kasi matagal na yan eh, na naipakita natin. Yung iba, punta nyo na lang. Ngayon, mga kababayan, doon yan, yung mga kamag-anak niya nung Chin-chin, nadali niya ng 9 million. Oh, yun po yun. Tapos ngayon, nung nagtago na yan, umalis na yan doon, kasi nga, yun na nga yung atraso, naiwan yung mga dokumento, yun naman yung mga pinakikita ko doon sa, hanapin ninyo, FLM Criminal. Oh. Sandali. Para maniwala kayo, ha? Dali. Oh, nakikita nyo to. Etong plaka na to. Ginagamit niya to sa plaka ng mga sasakyan na hindi naman talaga kanya. Pinapalitan niya ng plaka na to. Ibig sabihin yung mga sasakyan na yon naka hinahanap ng bangko, ganon. Alam niyo yung mga talon kung tawagin? Mga boss, yan yung kinakabit niya. Oh. Yan, oh, yan. Kasama to sa mga naiwan niyang gamit, mga kababayan, ha? Kasama to sa mga naiwan niyang gamit, yung mga dokumento kung paano siya nang gogoyo sa pamamagitan ng gold bar. Ewan ko kung nakita niyo na yung picture na napakaraming dolyar na nakakahon. Pansinin niyo maigi yon kung paano na-arrange yon, dahil yung isang kasambahay ni Chin-chin ang kasamang nag-arrange noon, bakit daw ginagawa yon? At kasama ring nagpapalit ng mga dolyar. Kung mapapansin nyo yung nasa ibabaw, $1, di ba? $5. Pansinin nyo. Tingnan nyo. Nasa ano lang. Nasa ibabaw lang yun. Basahan ang loob nun. Yun po yun. Siguro naman, ano? Eh, alangan naman na maisip ko kagad yan. Kung hindi ko alam yung istorya. At kung bakit ako nagkaroon ng ganito. Oh, 'di ba? Oh, so nagmasa pala ng tinapay. Ano ba tinapayan ng pinasto kanina? At tindahan mismo. Ano yung boss, Alpha? Anong pangalan ng pinasto kanina? Nagmasa siya ng mga tinapay. Eh, banggitin ko na dahil lumabas na rin naman 'no, yung Cuevas Bakery. Yung Cuevas Bakery na 'yan. Ay, Cuevas. Yung pag-aalaga, ang may-ari sila Bio, yung anak. Yung ipinamana sa kanila, si Bio. Oh, yung lalaki. Sila. Oo. Ay, teka. Oo. Saan ba ang anong branch? Saan siya pumasok lang? Dalandanan yan. Sa Dalandanan. Umikot yan. Dalandanan, Novaliches, basta Bulacan. Umikot, pero ikot kasi yan. Nag-umpisa yan sa Leong Quinto, sa Pedro Hill yan. Nag-umpisa yan. Mga oh, alam yan, din ni White Flower, oh. Sabi, oh, boss, Cuevas. Si Bio. Alam niya ni White. Teka muna, ito maganda. Oh. Sandalan, itong tao na to, di ba, syempre, nung pumasok to, nag-apply, may mga resume ito, no? Recommended. Ayun, kasi sige. Boss Alpha, ito pa, ito pa. Babalitaan ko kayo next time. Yung mga dokumento. Ito, alamin natin, kung totoong. Alam ko naman, naniniwala kami kay Mike. So, alamin natin kung ano yung background itong tao na to. Boss, ito pa, ikikwento ko na. Nakitaan din nung kaibigan ko, ayokong banggitin eh, basta anak na ng Cuevas ito ha. Big time na ngayon yun eh. Nakakitaan din ng potential, kaya sabi niya, pinayuhan siya, magbasa-basa ka, kasi nga wala kang pinag-aralan, hindi ka nakatapos ng elementary. Magbasa-basa ka na lang ng libro. Madali naman ng pick-up ni Mangusin eh, madali. Kaya nung nakakitaan niya na may potential, sabi nung kaibigan ko, bakit hindi ka mag-abroad?
'Di ba? Sayang eh, sayang yung ano, mabait kasi yung kaibigan ko eh. Mag-abroad ka. Kaya yan, nakapunta ng ano, ng Saudi. Dahil din doon sa tulong ng kaibigan ko. Oh, yung mga lumabas sa Cuevas Bakery ganyan ganyan, galing sa kanila, may nakita kayo yung mga papel na yung parang certification na nagtrabaho siya sa Cuevas. Sa kanila galing 'yun. Okay, okay. Hindi kasi kaibigan ng aking pinsan tong si Bio. Sa Cuevas sila yung may-ari mismo. Lihiti mong may-ari talaga sila. So alamin ko na rin kung total genre naman to. So alamin ko na rin yung background nito kung ano talagang. Pero okay na yan. nagtinda, at least alam na natin lahat na hindi talaga trilyonaryo, walang trilyonaryo, kumbaga dumaan siya sa paghihirap hanggang sa makamit niya, hanggang sa ma-meet niya si Brencho. Yun yung maganda. Yun yung malinaw sa amin na naipaliwanag. Ako kanina pa nakikinig kay Boss Mike. Kasi Boss, gusto kong, yung tanong ko sa isipan ko, nasagot lahat ni Boss Mike. At ako yung nagpapasalamat sa talagang napakaganda ng kanyang delivery ng speech at napakaliwanag. At yung mga tanga at patuloy kayong magpapakalala, problema nyo na yan. Diba? Hindi namin problema yan. Basta kami, we are... ano po kami dito, tawag dito sa bagay na to, yung mahal lang namin ang kapwa namin Pilipino. Awareness, awareness namin lang. Awareness. Yung aming ginagawa dito. Yung enlightened yung inyong isipan sa mga bagay na gumagawa ng kataksilan o katarantaduhan dito sa mundo ng Sokmed o mundo man natin dyan sa Pilipinas. Diba? Mabuti nga meron tayong mic na talagang siyang nakakaalam ng lahat, karamihan, sa pagkatao ng isang hinangaan namin noon, ha? Na ngayon, hindi na namin hinahangaan yan. Pero lubos kami nagpapasalamat din sa tao. Talagang ibinigus niya ang panahon niya para lamang maiparating at ipaalam sa atin ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa tao na yan. So, Mike, maraming salamat. Sige, tuloy mo na, Mike. Ito yun, boss, ha? Ito yun. Yung tinatanong na sino yung first wife, yun yung Christina Caber. Oo, oh, yun yun. Oh, na una niyang asawa. Oo, oh, nakwento ko na rin yan kung paano nagkakilala, kung paano... Oo, oh, tagal yan. Nakwento na yan. Nakwento na yan. Tapos, ano nga kasi yan, eh? Mahilig talaga magsuot ng mga, ano eh, ng Amerikana noon pa. Kung mapansin ninyo, halos iisa itsura. Yun talaga yung favorite niya. Oo. Ano pa tanong? Tanongin niyo, kahit. Ito, sabi ni Next Door, sabi nga ng dating girlfriend niya, na taga-Australia, wag na natin banggitin yung, binanggit na, si Sharon. Ha? Si Sharon. Oh, nasaan na si, ano, nawala? Yun. Si Sharon, na taga-Australia. Kwento niya na rin yan. Kung paano, kasi nga, napaniwala na Marcos eh. Oo, napaniwala eh. Sabi nga ni Sharon, kasumpa-sumpa yung taong niya. Oo, diba? Yan, na-interview natin si, ano, si Sharon once. Hindi ba kayo nagtataka lahat na lang nang nakadikit kay, ano, nadikit kay Mangusin eh. Kung hindi napahamak eh, alam niyo yon, kasumpa-sumpa nila. Lahat po yan ang nadikit dyan. Di lang yan, ha? Sa kayong nabaril siya, no? Biruin niyo yung tama ng baril, dalawa. Diba? Ayun pa. So maraming katarantaduhan. Maraming katarantaduhan talaga. Kaya kung mamay-meloso po lang kayo dyan sa baba, tatanungin kami ng tatanong, tapos di rin naman kayo manino, ay problema. Problema nyo na yun, mga boss. Huwag kayong makinig sa amin. Kasi masasaktan lang kayo ng katotohanan eh. Ibabalik namin sa inyo yung katotohanan. Eh, sasampalin talaga natin ng katotohanan, Boss Alp. Tama kaya, yun, boss. Boss Aling Roda. Alam mo, kapwa ka namin Pilipino, mahal ka namin, ha? Hindi kami nakikipag-away sa'yo. Kaya lang, minsan eh, hindi namin maiwasan din na magsalita ng hindi nyo magugustuhan. Ngayon, boss, eto na lang. Sa tagal-tagal na nagsasalita ako dito, lahat
binanata niya na maliban sa akin. Tanong nyo, bakit? Ako rin eh. Bakit eh? Inaantay ko yun eh. Oo, bakit hindi nyo hamunin? Siya na lang hamunin nyo. Magdebate kami dalawa sa channel niya. Payag ako. Iyahanda ko lahat ng ebidensya ko. Diba? Pwede, oo. Iyahanda ko lahat ng ebidensya ko para sa kanya. Ewan ko sa kanya kung meron siyang nakahandang ebidensya. Kung meron, di mas maganda. Yan yung pinakamagandang challenge. Labasang katotohanan challenge. Yan, di ba? Merong ebidensya na hawak. Oh, hindi ba kayo satisfied sa ginawa ni Mike at sinabi? Meron po siyang ilalabas na ebidensya. Oh, gusto niyo bang malaman? Oh, sabihin niyo muna doon sa inyong FLM na labanan si Boss Mike sa one-on-one debate. Oh, debate. Oh. Mm. Kahit sa channel niya, wag na dito sa channel ko. Doon na lang sa kanya. Di ba? Oh. Oh, ngayon, para matuwa naman kayo. Maganda 'yon. Lalabas ang totoo. Bakit? Saka maganda rin, Mike, tatakbo ang inyong FLM sa Senado. Na kailangan linisin niya ang pangalan niya para malinis lahat ng katanungan. Di ba? Kailangan sagutin niya kasi tatakbo ang inyong public servant. Kailangan wala siyang dungis o hindi man pangit ang kanyang kredibilidad o yung pagkatao niya. Ito lang yung tinik niya, si Boss Mike. Di pa dyan haharapin. Boss Alpha. Harapin na, yes. Boss Alpha. Oh, ganito 'yon ha, mga kababayan. Eh baka sabihin ng iba, tayo gumagawa lang ng kwento. Kaya nga ako nagbo-volunteer na. Oh, na ituloy 'to. Sige, mag-debate kami. Labasan ng ebidensya. Dahil marami ho akong ebidensya. Dahil sasabihin nyo, bakit walang nagdemanda? Makaramihan ho sa kanila matatanda na nangamatay na. Diba? Nangamatay na. At hindi lang ho ako magsasalita na magpapatotoo. Meron ako kung mga kasama, mga totoong taong nakasama niya. Ha? Sila Yama, huli na lang yan eh. Yung mga dati-dati pang mga atraso niya. Oh. Diba? Sa so, tingnan nyo na lang dito, Aling Roda, no? Si Boss Mike, malayang nasa labas. At yung FLM, 3 taon na kulong. Tingnan nyo po yung pagkakaiba ng dalawa. Hindi naman po sa inaano ko po kayo, ha? Pagmasdan nyo po, kung meron po kayong pag-iisip na tama ang inyong mga ginagawa at iniisip para sa tao, tingnan nyo po to. Yung FLM nyo, 3 taon na kulong. Si Boss Mike, malaya po dito sa SOCMED. Hindi po nakulong yan. Diba? Wala ni minsan, Boss Alpha, wala ni minsan akong kinasangkutan. Ayun na eh. Pero marami ho akong naidemanda. Dahil sila'y nakagawa ng hindi maganda sa akin. Pero yun no, mga kaibigan natin, na isettle naman na nila lahat. Pero ngayon, ito gagamitin ko yung salita ng kaibigan nating si Tomor na nandito. ano ang ikakatakot niyang humarap sa akin sa isang debate kung wala naman siyang itatago? Oh, di ba? Dapat nga ganyan ang sinasabi niyo sa inyong FLM, sir, FLM, kaya hiyaman lang eh labanan niyo nga 'to. Kung wala naman kayong tinatagong baho sa inyong sarili at tatakbo pa kayo ng senador, kailangan dinisin na natin ngayon pa lang. Kung yan eh, gagawin niya yan. Di ba? Nawala, boss. Boss Alpha, nawala na eh. Nawala na yung mga di ba? O ngayon, Halika nga kayo. Pabalikin mo sila. hindi kayo kailangan. Halika kayo dito. Diba? Balik kayo rito. nako, sabi ko sa inyo, akong tao, hindi ako basta-basta. Etong ginagawa ko ay para sa mga kababayan kong Pilipino na mahal ko. Gusto kong mamulat lang kayo. Hindi ko pag-aaksayan to ng oras, mga kababayan. Kukwento ko lang, ha. Hindi ako vlogger. At hindi rin ako mahilig sa social media. Ang pinopost ko lang yung mga jowa ko, ganon. Pero nung pandemic, hindi ko masikmura na nakikita ko na naluloko yung mga marami nating kababayan. Kaya kahit maraming basher, abay, tinanggap ko na rin. Pero, sabi ko nga, natutunan ko sa magulang ko
na kapag may magagawa ka at wala kang ginawa, mga kababayan, ikaw yung pinakawalang kwentang tao. Tumatak sa isipan ko yon, kaya sige na, patulan na natin to. Oh, di ba? Ganun po yung aking ano, nako eh, ayoko lang ho magsalita ng kung ano yung ano kakayahan na meron ako, kaya takot na takot yung idol nyo. Ah, di ba? Oh. Ano magpadala? Ano magpadala eh, nagpapanong ora naman tayo dito, magpapadala pa. Bakit formal ba yung idol ninyo? Kailan ba naging formal 'yan? Pambihira naman si Kenshi, no? Oh, ikaw na magpadala. Total nandito ka eh. Oh, eh baka katabi mo lang o di sabihin mo na, 'di ba? Oh, mayroon. Eh. Oh, gusto niyo? Oh, round 1 ngayon. Dali, pwede ko ngayon. Hindi, mananahimik kami rito. Dalawa lang sila sa taas. Mm. 'Di ba? Audience kayo. Pakyatin niyo kasi si ano, si FLM ninyo. Tawagan niyo, i-message niyo. Magaling lang naman siya pag-message sa iyo. Pag manghihingi eh ng humanitarian. O eto, debate. Para sa pagkatauhan niya to, aming ginagawa, 'di ba? Indepensa niya ang kanyang sarili sa lahat ng mga bagay na ibabatos ni Boss Mike, 'di ba? At totohanan lang, hindi namin sinisira ang inyong idol. Oh, eh sana kapag ito naman Boss Alpha, no. Pag natuloy mga kababayan na kayo'y naniniwala pa rin sa kanya, no. Baka ang hiling ko lang eh pag isipan niyo maigi yung bawat sasabihin niya at sasabihin ko. Kayo ang magiging hurado, 'di ba? Kung sino ang magsasabi ng totoo. 'Di ba? Sa ating na niyo yung difference nung panahon ng pandemya, nung siya'y nagsisigaw, at yung difference ngayon nung pagkatapos niyang makalaya. Tingnan niyo anong difference. Anong pagkakaiba? Wala na po siyang kotse, wala na po siyang lahat. Ang cellphone niya luma na rin, hindi na po bago. Ang mga damit niya, mga luma na rin, wala siyang nabibiling damit, diba? Hindi na siya makabili. Boss Alpha, diba? Yes. Nag-ano siya, nagpakita na model-model siya ng pered-pered na isa lang naman yung binili para lang may para ipakita sa tao na kunyari bumibili. Eh pinakitaan namin dun sa parody ng kahon-kahon na pered-pered na pambahay ko lang. Oo nga eh. Di, pinanunod ko yung ano mo, yung episode na yun. Sabi ko nga, ituloy mo lang. Ang ganda panoorin eh. Eh, yun nga yung mga ano, yung masyadong na nalilin lang. Si Basi Timor doon, si ano, si Papa Trix? Oo, si Papa Trix, si... Oo nga. Super! Sticker! Ganyan-ganyan kami magmensahe sila sa Kiyama. Ganyan din yung ginagawa ninyong pagtatangkol. Ganyan. Walang pinag... Yung Kiyama naman, may boses. Kayo po, message lang. Yung pagkakaiba. Mas matindi yung ginawa ni Boss Yami kaysa sa ginagawa nyo ngayon. Normal lang yan. Wala yan. Hindi pa rin namin... Mas maganda siguro kung yung idol mo, papupuntahin mo rito, yun ang mas maganda. Pero kung kayo wala, tatawanan lang namin kayo dyan. Inunguya-nguya lang namin yung mga sinasabi nyo dyan. Hindi effective. Tawagin niyo yung idol niyo at papuntahin niyo rito. Kanina pa kami naghihintay rito sa idol niyo, hanggang ngayon hindi pa pumupunta rito. Hindi ba kayo nakakalata? Ba? Oh, hindi niyo mapapunta. Boss A, baka gusto mo lang makita yung iisang damit na binigay mo daw. Hindi, sa totoo lang, hindi lang naman damit ang naibigay ko doon eh, marami eh. Oh, yan ay dumaan niya kay Attorney Johnny. Lahat ng mga yan, sabi nga ni Attorney, sige, haya mo, sasabi. Ang ganda ng aming bonding ng kanyang abogado. Di ba? Pero anong ginawa, anong ginawa pa rin at the end, binaboy pa rin. Eto na kami ngayon. Boss Alpha, kami na yung nagpakita ng kabaitan, kami na yung nagpakita ng kabutihan, pero kami pa rin yung pinababoy sa SOCMED, di ba? Yan po Boss ba yung Alpha, inyong idol? Yes, sige, tuloy mo. Ito, sabi ni Michael, oh, sa claim lang na MIT graduate, duda na ako. Eh, boss, ito na nga lang eh. Itanong nyo sa idol nyo kung totoo yan. Dahil sa kanya galing yan, nag-graduate siya ng MIT.
lintik na yan, hindi pa pala nakarating ni minsan sa buong buhay niya na makatungtong ng Amerika. Paano mag- pambirang buhay yan, o. Diba? So, paano kayo sa bagay, Nadja, paano nang kayong napapaniwala ngayon, ganun at ganun pa rin, walang pagbabago, kanyang ano, estilo ng pangloloko. Diba? Kayo na lang, siguro buksan nyo na lang isipan nyo, hindi na namin hindi namin alam yung capacity ng inyong isipan, pero sabi ko sa inyo, hindi darating ang araw, nandito na rin kayo sa amin tabi. Ito, ito, Aling Roda. Kinanamit. Kinamit. Sabi ni ano ni Aling Roda, dapat boss may tulungan. Tinulungan ko nga ho eh. Eh halos lahat ng ebidensya napunta sa NBI kaya nakulong yan eh. Ano ba? Kaya ho tumagal sa kulungan yan. Yan nga ho yung ginawa ko. Oh. Ito pa Aling Roda, ang mga taga NBI hindi basta-basta tatanggap ng ebidensya yan nang hindi nila pinag-aaralan at pinag-aaralan masusi anang mabuti. Yan ay dadaan sa butas lahat ng mga yan. Tandaan nyo po, ang mga taga-NBI ay mga tapos na abogado yan. Hindi ho basta-basta tao yan. Kaya lahat ng ebidensya yung ibinigay ni Mike, yan po'y dumaan sa pagsusuri, pag-aaral. Itanong nyo, meron akong saksi dyan. Itanong nyo kay Inday Marie. Kung buhay pa si Inday Marie, ha, hindi ko na alam kung nasaan. Itanong nyo kay Inday Marie. Na siya yung tumulay sa amin ni ano ni Attorney Vic. Itanong niyo sa kanya, siya yung tumulay. Yun, nabigay ko lahat yung ano. Kasi kung yung ano lang, kung yung kaso na tawag diyan yung sa optical sa Baguio, saglit lang niya ako ano yun, papiyansahan. Kaya nga tumagal yan doon. Yun po yung totoo, nako. Hindi, ibabash ka nun. Hindi, malam mo maganda rin yung ginagawa ni Aling Rode dahil yan ay pabor din sa amin yan kasi nga nalalaman ng bawat isa, lalong-lalo na sa kampo mo, Aling Roda, yung katotohanan. Tama lang na magtanong ka na magtanong, nabubungkal at nauungkat lahat ng baho ng iyong idol, di ba? Masaya kami sa ginagawa mo na yan at talagang pabor na pabor kami yan. Sige pa, magtanong ka pa dyan. hindi na, Boss Alpha, ganito na lang. Umakyat ka na lang dito para ano, para makapag ano, usap dito na maayos. Ganon, ha? Hindi tayo magmumuran dahil edukado naman kami tao dito eh. Behave tayo, behave. Improper way tayo, no? In a good way tayo. Dali, akit kayo yung dalawa. Dali. Akit po kayo. At welcome kasi, po kayo dito. Naaawa na ako sa inyo. Panay ang type nyo dyan eh. Dali na. Dali na. Anong mga sasakyan? Nirerentahan na lang yung mga sasakyan? Ano ka ba? Paiba-iba yung sasakyan? Nirerentahan yun. Ang dali nyo talaga. Wala na pong pinakikita ang pangalan ng ano, ORCR. yung ORCR naman, Boss Alpha nun eh, hindi naman pinokus kasi hindi naman sa kanya nakapangalan. Di ba? Nakita niyo po yung plaka, BRN, ibig sabihin nun, Bren. Bren. Kaya nga. Siya, Boss Mike, at ako'y bababa na. Thank you so much, ha? Ingat. Papatrix. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat sa inyo, ha? Maraming salamat. Thank you. Wala ko si Papa Tumor. Si Tumor. Tumor. Sige, Boss Mike. Thank you. De, payo ko lang, ano, tuloy niyo yung, ano, yung episode na yan. Maganda. Thank you. Okay. Boss Mike, maraming salamat. Thank you, Boss Mike. Okay. Maraming salamat. Thank you sa inyo lahat, Papa Trix, sa Yama. Salamat sa lahat sa baba. Boss Alpha. Thank you. Pero okay. Alam nyo, ituloy pa rin okay, natin. Thank you. Baka pwedeng ituloy pa rin natin. Baka magbago isip ni Norman Mangusin. E di, ano lang ha, sabihin lang at pupunta tayo sa channel niya. One-on-one kami. Ha? Pwede naman yan. Pwede. Punta nyo nga, bago yan ah.
Ah, di ba? Eh kasi tulog ka ng tulog, Laila eh. Ah, muli! Bagong gising si Laila. Maganda yan, Mike. Maganda yan, Mike. Maganda yan. Mas maganda pa sa'yo. Nasa nga? Ay, bakit nandito si Ninong? Nandito ako eh. Saludo. Hello, Laila. Mike. Hello, Ninong. Mike, maganda yan. Lalo na kaso kung ay, pangalan mo nga, hindi mabanggit eh. Akit ka pa dun. Alam mo hindi na ho yung ano pagandahang lalaki kasi talo na siya ha. Opinion na lang at saka yung katotohanan ang palabasin natin. Doon na ho tayo. Sa gandang lalaki baka akala niyo ang pusta ang labanan ay eh, gandang lalaki. Wag na. Eh talo na. Ha? Oo. Wag na ho doon. Baka mamaya ka natatakot kasi baka akala eh, gandang lalaki ang labanan, hindi ho gandang lalaki. Kasi alam niyo yung laban niya, niya sa channel niya. Sa channel niya. Oo. Kahit moderator niya si Tomor, okay lang. Oh. 'Di ba? Oh, bahala na kayo. Pwede. Mga boss. Iparating kasa niyo na. Kasay na. Ano, Tomor? Oy, Laila, alam mo, nakatulog ka. Eh nagpapaalam na kami, kikik ko na nga si ano, Yama, oh. Oh, 'di ba? Oh. Ikaw na lang ang natitira. Baka gusto mo nang bumaba dahil tapos na. Meron na akong bisita, hindi ko na naasikaso. Ah, hindi mo pa napapakilala sa akin. Oo. Ha? Eh sa susunod na araw papakilala ko sa iyo, ha? Okay. Oh. Maya, tapusin mo muna trabaho mo. Bye. Oh, maraming salamat sa inyong lahat. Pagandahan daw ng relo anak ng pating Boss Kenshin. Alam mo, kung relo lang, pag sama-samahin niyo na 'yung kayamanan ninyo, hindi aabot sa isang relo ko. Oo, ha? Yung nakikita mong relo ko to, pambahay lang to. Oo. Oh. Ah, kasi marami akong relo. At hindi ako showy. Ha? Oo. Oh. Aba, tignan mo na lang kasi mga vlog ko para makita mo. Oo. Oh. Anyway, mga boss, maraming salamat kay Aling Roda, kay Kenshi na nag-aksaya ng chorus dito. Sa inyo po, Maria Cez, Golden Takore, Moms Vlog, oh, Teresita Ceron, sa inyo pong lahat, Ninang Lilito Nini, oh, Nam Gusgusin, maraming salamat po. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Di natapakan na ang buong pagkatao. Mananahimik ka na lang ba't ilalaban. Huwag kang matakot, kayaan mong ika'y samahan ko. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Huwag katliwana ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Oh Pilipino, magpapadaya ka ba kung kani-kanino? Papatulan mo pa din ba kahit amoy ang motibo na ikaw ay lililangin para makanakaw sila ng libo? Di tayo popo, kaya't huwag magpagamit. Nakatutok man sa ulit at tilin ka sa langit. Kilayay na sarurupo pa ng mga palakit. Pagkat hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako na bakit, kaya di pa rin nasusolusyonan mga problemang kinakaharap ng pamayanan. Sabi nila yung lahat nagkat, ngunit bakit yung iba wala kang naipundar? Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran.
laban at ilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan sa katiliman. Huwag matatakot, huwag katliwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Gagaling magsalita, maaari ka nila makuha ng bigla-bigla. Mga mapangmanipula kung di mo maaapila ay maniniwala ka, ngunit sa dulo wala sila nagawa kahit isa. Yung akala mong tutulong sa iyo na magbanat ng buto ay siya rin magdadagdag sa pinubuhat mong bato. Gagamitin ka lang pala sa pansariling gusto, ikaw naman ang daling nagpahuto. Maging matapang sa pagharap ng hamon, lakoyin ang dagat kahit mataas ang alon. Isama mo ako at nakahandang tumulong, pagkat mahal ko ang bayan at ang Diyos na Panginoon. United Talino Warriors at Boss Mike Cervera, sa kanila'y natutunang maayos, kaya kailanman di ako masisira. Ito na ang oras para lumaban, huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ang ating sandigan sa katiliman. Huwag matatakot, huwag katliwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Ito na ang oras para lumaban, huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ang ating sandigan sa katiliman. Huwag matatakot pagkatiwanag ang siyang babalot.